Oh, magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po ang inyong favorite American colony traitor na si Sas Rogando Sasot. At ito po ang panibago nating live. And of course, with our biological woman co-host. At hinihintay ko lang po siya na mag-join. Pero bago ang lahat, binabati ko lang yung mga ka-tune in pa lang. Hindi pa lumalabas ang inyong mga comments sa aking comment section. At hinihintay ko po si Joey. Joey, nasaan ka na? Saan ka na, girl? Ayan. At ang ating pong episode for today ay We Love Congress. Ayan. Magandang-maganda tong topic na to, no? We Love Congress. Ayan. Kasi masyado na pong api ang Congress, so let's show them some love. Hello sa mga nasa UK. At eto, asan pa yung iba? Grabe ang House of Congress, kakaiba. Hindi naman siya kakaiba. We have to show Congress some love because aping-api na po sila. At biological woman co-host of the century. Ayan. So, oh, eto na pala ang aking biolo. Ay, nawala ang phone. Nawala. Nawala ang ating co-host. Hello sa mga nasa Lebanon. Sa mga nasa Southern Leyte. Oy, mag-ingat kayo ha. Kasi yung mga lindol-lindol na yan, alam niya naman tayo na ang ating location ay lindulin talaga ang Pilipinas. So mag-ingat kayo dahil baka po yan ay papunta sa tinatawag na Big One. So be on alert, lalo na sunod-sunod yang lindol. So mag-ingat po kayong lahat. Siguraduhin niyo po na lagi kayong handa. Ang ipapayo ko po sa inyo ay sana meron kayong yung tinatawag na emergency kit. Yung emergency kit nyo, naka-standby yan parate. May medicine, may water, may... Go-go bag. Yun, go-go bag. Wag nyo, seryosohin nyo po itong mga friends. Kailangan meron kayong go-go bag. Okay? Para kahit anong mangyari, handa kayo. Kasi itong mga lindol na ito, sunod-sunod, girl eh. So, pag sunod-sunod kasi to, ibig sabihin, baka may paparating na big one. Na malaki. Which is something that, ano, no, na even years ago, nagpe-prepare na dyan eh. May campaign na para dyan eh. Yes. So, be ready. So, ako ang maipapayo ko sa go-go bag is medicine, water. So, kahit yung ano yung water tablet, yung para Puritabs, hindi ko na yung Puritabs kasi parang brand yata siya, but it is a tablet that can purify any water and convert it to a drinking into a potable water. So maraming ganong tablet kasi pagka nagkaroon ng ano, hindi natin alam kung kailan babalik yung normal water service. Saka ano, lighter. Importante yan kasi huwag naman sana mangyari, pero pag kayo ay na-trap, lighter would be very handy para to produce signal or whatever. Saka flashlight. So, yung go-go bag ninyo, i-ready nyo po yan. Saka any snack that you can eat. Yung mga energy. Yes. Energy bar, energy ganyan, energy lab, energy kembot. Hindi ko alam kung gaano ba katagal ang expiry date ng mga energy bar. Mga 2 years, two years usually. Yeah. So that's why you have to have that in your go-go bag. Kung 18 months, walang nangyari, di itapon mo, di ba? Or bago mag-expire. Okay. Or sainin mo before mag-expire, palitan mo. Yes. Oo, kasi you need data and a lot of candy kasi you need sugar. So, candy is a good source of sugar. So, basta maging lagi kayong handa, no? Meron kayong go-go bar. Tapos, so,
Usually kasi you have the go-go bar and then pag aalis kayo ng bahay, be sure na alam mo may naka-standby kayo ng mga tubig, Uh-oh, yung yung mga easy, yung malalaki. quick So grab, 'di ba? yung quick Something that you can grab. have inside your car, tapos meron ka sa bahay para kung saan ka man abutin. Yes, kasi hindi natin alam kung ano mangyayari, no? Sunod-sunod eh, no? From south to north, and hindi natin alam kung ano yung pwede mangyari, especially na yung lugar ng Pilipinas, ang ating location ay very earthquake Vulnerable. prone, at yung mga lindol pa sa atin kasi ano siya eh, destructive yan pag alam mo yon, ano yun eh, dahan-dahan kasi yan eh, yung big one eh. So hindi nyo alam kung anong pwedeng mangyari. So, be very, very ready. Kaya magkaroon kayo ng go-go bag. So, again, medicine, water, flashlight, lighter, or posporo. Take it So, ayun. seriously. Take it Take it seriously. seriously, guys. Hindi ko to sinasa... And mga energy bar. Kasi nga, kung ano man mangyari sa inyo, at least you have something to eat. Correct. Diba? And candy for sugar, kasi you'll never know. So, and then water, and then some stock ng water dyan. So, para kung ano man mangyari, you can easily grab it. So, eto na, ano, biological woman of the year. Let's go! Cosmological woman of the universe! Ayan na! May magtatanong sa akin kung ano raw pronoun ko kasi cosmological woman. Ang pronoun ko po ay comet. Mo yun, girl? Sa gamitin mo nga comet as a pronoun referring to me. Go. Can you give it to Comment na comet? to? English lang. English lang yung ano. This Can you give comment it to of a comet? person. This comment of a person. Lakas ng dating, oh, di ba? Comet is very beautiful. Ganon. Diba? So, sabi, araw-araw, gabi-gabi, may lindol. Ayan na nga. So, sa Mindanao. So, maybe it's on the road to the big one. So, mag-ingat-ingat kayo. Kasi yung West Valley, I think yung West Valley fault line sa Manila kasi, matagal Hinog na na. yung Oo, hinog na matagal ng siya hinog. na parang kasi nga, parang every 400 years ata yan nag-ano. And Correct. parang every 200 to 500, 400 years daw ang kanyang activity ng talaga yung big one. Eh parang 358 years na raw na walang activity. So parang So, hinog na ano na hinog raw na yan? siya. Any moment na yan, na it might happen in our lifetime, it might happen in your children's lifetime, pero mas mabuti na yung lagi kayong handa na Correct, correct. sa ganitong mga gawain. So ikaw, Joey, ang una kong tanong sa iyo, ang topic kasi ng ating live ngayon ay We Love Congress. Oh, very, very So, much. kasi alam mo, Api-api Joey, na api-api na sila. sila eh. So, alam mo yon, you have to give them some love. Correct. Alam mo yun, parang during the past few months kasi, talagang grabe kasi yung pinagdaanan ng Congress, Joey. Oo. Mahabag tayo sa kanila kasi Karang ganito yung Joey ah. Dari ganito. sabihan ka. Inakasal. Ano? Ikaw muna, girl. Hindi ko makontain Yung sakit. Sakit. yung... Sobrang Ikaw muna, sakit please. kaya na sabihan na ikaw ang pinaka-rotten no, na government body. Ang sakit nun! Saan? Diba? Kasi sobra naman kasi si Digong eh. Ikaw naman kasi Nakakasakit ako sa Digong yung... isa. Kasi naman Digong, ang sakit-sakit mo magsalita, humihingi ka ng resibo. Ano ba yan? Hindi ka kumakabyo, PRRD. Ba't ka ganyan?
Pierre, di akala ko lang hindi masakit yung pagsasalita mo, pero ang sakit-sakit ng pagsasalita mo. Humihingi ka ng resibo? Ano ba akala mo sa mga congressman? Magnanakaw? Hindi nila paglalangaw! Sobrang artist kaya nila sa kongreso! Yan ang... Nila kung paano pagsilbihan ng bayan araw-araw! Kita mo sa bang tinrabahan niya! Hindi na ba yung trabaho ginagawa niya? Kaya po, kasi ganun talaga nila kamahal ang bayan! Kahit hindi niya kumiti, kahit hindi siya kasali doon, nasa palengke siya, nasa warehouse siya! Ano ba ba? Diyan, PRRD! Kaya nga eh, alam mo yun, kaya nga, alam mo talaga, I am, ano ba yan? I am all for Congress. We should all be for Congress. I mean, you know, mental health is very, ano, very, very serious matter. At talagang nasaktan ang damdamin ng Congress. So therefore, dapat pangalagaan. Kaya nga, kita mo. Kita mo to si... Kita mo to accusation nila na 1.8 million daw yung travel expenses. E 39.7 million lang pala. Correct? Labis-labis na pang-iinsulto yan, di ba? Oo. Oh, dapat nga matuwa kayo na 2 billion yung hiniling nila for 2023 pero 39.7 lang yung ginastos nila eh. Oh, at least, no? At least, sa 2024, ang hiniling na lang nila 1.3 billion. Mm-hmm. Oh, mas mababa na yan sa 2.06 billion. Ayaw niyo pa yun? Api-api na yun na! Huwag kayong makatanong-tanong kung paano ginasta yan. Huwag nga kayong makatanong-tanong. Nasasaktan yung damdamin nila. Papakulong nila tayo. Diyos Kita me. Mo to si Ka-Eric. Anong pinaglaban-laban mo karapatan dyan? Ano ba, hindi mo ba naiintindihan? Masakit yung ginawa mo! Diyos me, anong freedom-freedom ka dyan, Ka-Eric? Pinagsasabi nito ni Ka-Eric. Diba? Hindi mo naiintindihan, Ka-Eric. Masakit yun. Sa damdamin. Masakit sa damdamin yung tinatanong mo sila kung paano nila ginastos yung pera. Correct. Ah, wala ka... Hindi mo ba naiintindihan ang hirap-hirap ng trabaho nila tapos tatanungin mo kung magkano ginastos nila? Correct. Anong akala niyo sa bilyong-bilyong-bilyong budget nila? May resibo? Wala natin. Yung resibo! Mm-hmm. Oh, ano naman kayo kung walang sa pera ninyo? Kailangan malaman niyo lahat kung anong kung paano yan ginagastos? Yung pera niyo? Na kinuha sa taxes ninyo? A feeling kaya ninyo, nga. Kailangan nilang i-explain yan? Bakit yung kailangan, alam mo Joey, hindi ko maintindihan sa taong bayan, no? Bakit gusto ni, ito lalo na kay, ano, PRRD, bakit mo gustong pagpaliwanagin ang Congress? Bakit gusto mong i-open ang kanilang books? Bakit kailangan gusto, bakit nga ba gusto ko, ako rin eh, may kasalanan din ako, sorry po Congress, ha, nasaktan ko yung damdamin nyo. May kasalanan din ako kasi gusto ko pa-liquidate yung kanilang ginagastos with resibo at tigilan na yung liquidation by certification. Ngayon, nalaman ko na mali yan, Joey. Correct. Kasi yung hearing ngayon, napatunayan niya na hindi mali dapat tayo. Sinasaktan ang damdamin ng Congress. Mali nga tayo. Dapat alam mo, dapat umamin tayo ng pagkakamali natin, Joey. Mm-hmm. Ayan. Mali yan eh. Mali yan ano, humingi ka ng transparency. Correct. Kita mo na hack yung website tawad. Nila. Oo, humingi tayo ng tawad. Diba? Dahil yung pera nyo at mga taxes ninyo na pinagpuputahan nyo araw-araw, wala kayong karapatang usisain yan. Kung paano nila ginagastos. Dahil nga pagod na ang mga congressman. Alam mo yon, hindi yun lang alam talaga kung gaano nila sinasakripisyo ang buhay nila para sa sambayan ng Pilipino. Oo, ang haba-haba ng committee hearing.
napupuyat sila, napapagod sila. Tas tatanungin nyo pa sa resibo? Huwag ganun. Huwag ganun kasi, Oo. Sas. Kaya nga eh, parang may karapatan po silang gastusin ang pera ninyo sa naayon sa kanilang gusto. Correct. Ano at pag pa ito si Ka? Sinertify nila na ginamit nila yan sa tama, dapat makontento na kayo doon. Kaya nga eh, baka ano ba naman kasi yung mga campaign-campaign na hindi mo pera, hashtag-hashtag na yan. Diyos ko, ito mo, nananakit kayo ng damdamin. Tao rin yung mga congressman, no? Totoo. Oh. O ikaw, Joey, eh. Oh. Kaya yung pagpapakulong ng Congress kay ano, kay Ka Eric, kay Doc Lawrence, ano, kasi nag-uusisa sila tungkol do, hindi nila nagustuhan yung tanong, yung kung paano tumakbo yung programa nila. Ayan. Tama lang yun. Kasi sinaktan nila yung damdamin ng mga congressmen eh. Actually, alam mo, yung ko lang nalaman, no? Wala pa lang time limit yung detention. Wala. Yun yung kaya din nag-ano eh, merong Supreme Court ruling na ano, they cannot, yung formally case, bago lang yun eh, that the Congress cannot arbitrarily detain, kasi supposedly ang ano niyan, pagka na-cite ka in contempt, i-detain ka until i-answer mo yung question nila. So ngayon, pag hindi ka mag-a-answer, di diyan ka na forever, ganyan. Hindi raw yun po pwede, sabi ng Supreme Court. So that is why kanina they were talking about kung gaano nila katagal i-detain si Ka Eric. I think they decided that it's going to be 30 days eh. So mukhang doon magpapasko si Ka Eric sa Si Lorraine. Ah, yun ang hindi ko alam. Hindi ko napanood yung part kasi na ano eh, may nagsabi lang na pati raw siya na ano eh. Mag-isa na lang ngayon ni Attorney Mark Torrentino sa ano, the hearing is still ongoing. Ay, mag-isa na may lang hearing pa rin? Oo, may hearing pa rin. Ilang oras mo sila? Four hours na. More than 4 hours. I think approaching 5 hours na yata. So ano ang tawag dito, ano sila ang tawag dito, hindi ko alam kung ilang period yung kay Doc Lorraine, pero yung kay Ka Eric napanood ko, they were discussing about it, the period around 30 days. Sabi 30 days daw. Hindi ko alam kung final 'yon. And ayun, so mukhang doon magpapasko si Ka Eric. Ayun. May dala-dala siyang banig, no? Di ba may parang may dala siyang banig? Hindi ko alam. Pero mukhang ready-ready si Ka Eric na magpa-detain. And ang ano lang dito, no? Eh, si Ka Eric, sobrang dami ng kinanta niya, ni. I mean, he's a kind of guy, nagigil-nagigil ang mga, di ba, pinagsalitaan niya na patahimikin siya. So, now that he is detained in the facility of ano, House of Representatives sa may batasan, can they keep him secured? Can they make sure that he's not gonna be harmed? Diba? Kasi pag may nangyari dyan, diba? Well, ako naman, masasabi ko lang, congratulations sa Makabayan Block. Kasi gusto nila po tunay na winner ng 19th Congress, 'di ba? Yes, yes, yes. Yan. 'Di ba? Oh, ako talaga congratulations sa Makabayan Block kasi talaga kasi si Ka Eric po, dati po kasi itong NPA. Uh-oh. So kilala niya 'yan lahat. Ngayon sa CPP NPA po, pag ganyan kang tumiwalag ka, either idedo ka nila or they will go back to you in some other way. Ngayon si Ka Eric, parang ito na yung kanyang ano, punishment sa kilusan. True. Diba? So, ayun na nga lang. Sabi daw, meron daw
epekto sa demokrasya ang pagkakakulong ni Ka Eric. Ito ha, seriously. Actually, wala. Why? Do you really like? Parang, ano man tingin sa yung demokrasya ng Pilipinas? Ito na nga. Ito na ha, honestly. Wala talaga. Why? Because it's the system. Diba? It's the system. It is the system. It is the system. It's part of the system. Kahit naman yung ABS-CBN, may mga ganyan silang eksena. Kaya nga, ang ano dito, ang pinaka eksena is, huwag ka nalang kumuha ng frequency ng gobyerno. Para hindi ka napapatawag sa Congress. Nagigets mo? Para hindi ka makover diba? Nung kanilang ano, nung kanilang, Oversight. Ng kanilang oversight power, ganyan. Oo, kasi halimbawa tayo sa Facebook, pwede ba nila tayong patawag? No, the because that is, would be... Yung House of Representatives was not really respectful. The system allows the House of Representatives to be non-respectful sa mga democratic rights ng mga tao. That's the problem. Yun. The system allows it. Like that. Kaya nga yung mga argument on the more democracy, well, maano ko na lang, that's 1986 democracy for you. You know, this has been the case since 1986. Diba? Na parang it's just the case. It is what it is. Napakulong nila si na-detain nila si Ka Eric. And actually, Ka Eric willingly wanted to be detained. Na mas pipiliin yung ma-detain. He's ready. He was ready, so he's going to be detained. Ano bang nangyari kay Lorraine? Na-detain ba si Lorraine? Detained na din daw eh. For what? I don't know. Na-cite rin in contempt. Na-cite rin siya in contempt. Ayan, ongoing pa rin. Mag-isa na lang yung ano? Asa man na yung representative? Mag-isa na lang si Attorney Mark Tolentino na lang. Close na din dapat. Ay, naka-mute ka, Sas. Sandali lang, titingnan ko ito nga. Lorraine Badoy escorted out. She was cited into contempt by the HR Committee of Legalized Corruption. Ay, Legalized Franchise. Ayan. Badoy contempt. So, saan siya ikukulong? For allegedly lying. Sa ano, yung security building. Merong security building yung House of Representatives eh. Ewan ko, hindi ko alam kung saang facility siya dadalin. Okay. Ako naman, you know what? Kung ako nandun, pag pinatawag ako ng Congress, alam mong sasabihin ko lang, I refuse to answer until you liquidate your MOOEs with resibo up to the last centavo. Yun ang sasabihin ko. Bawat tanong. Ito yung ano ko, yun ang sabihin ko, bawat tanong. Hanggang i-contempt nila ako. Pakulong ako. After 30 days, babalik ko ulit ng hiri. Yun yung sabihin ko. Tapos mapakulong lang nila ako pa ulit-ulit. Yun lang ang sabihin ko. Diba? Na parang, kasi ganito guys, no? I don't really care kung matanggalan ng franchise ng SMNI or ma-retain nila. Because that's the power, that's the right of Congress who to give franchise to. Pero the problem is, ako nga gusto kong mag-volunteer na lang ang SM na i-give up na nila yung franchise. Actually, ako din. Kasi bumalik tayo sa issue. Ang issue natin ay
ito ang pinag-ugatan ng issue eh. Ang Kongreso, for 3 decades, ay hindi sila nagliliquidate with resibo ng pera ng taong bayan. Correct. Do you get it? This is a problem na since 1987 pa. Mga bakla. May puki na ako. Nandiyan pa rin yung problema na yan. Girl, baka mas mauna pang magka-invento ng matres kaysa ma-resolve ng problema na ito. So, itong nangyayari ngayon, it is actually distracting from the real issue. Gets mo? Ikaw, anong basa mo dyan? Well, the problem is, I think, no, the House is acting like they are the ano no the arbiter the arbiter of truth, they are flexing their muscles in such a way that they are trying to make everyone bow to them ano nga through their ano no through their exercise of whatever power that they have right now. Kasi biruin mo, makita natin, no? Well, this past few weeks, it started dun sa Confi funds. Ayan. Yun sa Confi funds. Noong una, they gave parliamentary immunity kay Inday, and then later on, binawi. Ayan. O pagkatapos, ngayon, nagsalita si Inday tungkol dun sa amnesty and ano, sa amnesty and peace talks. Hindi sumag... Si, yung ano, yung words directed sa president, ha? But the House of Representatives reacted and issued a statement. And to support the president, they held a committee hearing fortifying yung position ng presidente. So, nagpapakilala yung house eh, na parang, hoy, malakas kami. Well, in fact, ganito, wait, ganito, ganyan, ganyan. Wait, wait, wait. May hearing ang Congress para saan? Yeah! Yung pag-fortify ng ano, pag-support dun sa Proclamation 403, 404, 405 ng presidente. Yung amnesty at saka peace talks. Yun. That they support the president 100% Kenemilar. Ito lang ang sasabi ko. Itong mga congressman nito, lokohin yung mga buratak pek-pek nyo. Nung si Duterte Communist Party of the Philippines, NPA, ng cabinet portfolio, pinagtulungan nyo yung mga inappoint niya. Hindi nyo na ano, na-confirm. Ah, tapos sabihin niyo sa amin, support, support. Ah! Yun nga. Ang problem sa ano ngayon, sa House of Representatives ngayon, grabe yung ano, grabe yung... Well, to ano-ano, I would like to credit the leadership of Martin Romualdez here. Kasi, hindi ko inaasahan that the House is going to be disunited sa mga kagaguhan. I mean, kasi before may pushback eh. Diba? May pushback eh. Ngayon, puta, united na united sila. United pera. Na united sila. All boils down to pera. Wala kasi masyadong pera nung panahon ni Duterte. Kasi noon, ang mga commission, okay? Kaya sinasabi namin na hindi talaga malinis ang gobyerno. Kasi yung mga commission noon, nakalimit lang sa 10. Nilimit lang sa 10%. Yung sa mga project, nilimit lang sa 10%. Ngayon, only, umaabot na siya sa 40%. Ay, taray. 40%. Oh. Ano? Hindi to? Mamatay man mga kabit ninyo? Umaabot na ng 40%. At ito ay nakuha ko sa mga sources ko ng mga contractors. At hindi ko po i-reveal ang aking source kahit ikulong niyo po ako. So, kaya sasabihin ko sa paano pag binatawag ka tapos pinapahingi nila yung ano sources mo, sas? Ikukulong ka raw sa Congress. Okay lang. Pakulong.
Diyos ko naman, ano naman, there are worse things in life that could happen to you more than going to jail. Diyos ko, Lord, ano na nga ako, no? Na-stuck na nga ako dati sa hotel, held hostage by terrorist. Ano ba yung makulong pa lang sa Congress? Talaga? Yan! Yeah. Hindi nito nabalitaan, di ba? Kasi nga, hindi ito pwedeng mabalitaan. Eh. Kasi nga, pag in-internationalize siya, lalong ma-embolden yung mga terorista. Saan sa Netherlands? Indonesia. Sa Indonesia? Ah, talaga? Okay lang. Surabaya. Oo. Kaya nga, alam mo yun, ito mga congressman, ayun na nga, pag ako talaga pinatawag, yun ang talaga sabihin ko, lahat ng tanong, kahit hindi relevant, hindi ako sasagot hanggang hindi kayo nagliliquidate ng MOE nyo na may resibo. Walang Correct. pakialam, kahit ikulong nyo ko, sinabi ko yung sinabi ko, that's it. Kasi nga, hindi na ito po pwede, no? Ako naman, kahit ikulong nyo na ilang beses si Eric, si Ka-Eric at Lorraine, hindi pa rin mababago ang katotohanan. Na Na hindi pag ka walang audit, nagliliquidate. yeah, na hindi ka nagliliquidate, na kapag walang audit, may kupit. Kapag walang resibo, nasa kahadeyero nyo. As simple as that. Oh. Di ba kayo imagine na humihingi lang ng liquidation with resibo? Mga bakla, wala kayong na-release. Ang ginawa ninyo, tinanggal nyo lang yung mga kaaliyado ni Duterte, tinrete ng impeachment si Sara, at nagkaroon kayo ng legislative franchising laban sa SMNI. Correct. Medyo hindi naman masyadong halata yung galawan ninyo na wala talaga kayong mapuproduce na resibo. Therefore, mga magnanakaw kayo. Ganun lang kasimple yun. Kasi aminin mo, kung ikaw ang amo, binigyan mo ng pera yung trabahador mo at walang may produce yung resibo, ano ba sabihin mo? Di ba sabihin mo, ninakaw mo yan, di ba? O, Correct. aminin nyo. Aminin nyo, ganyan kayo sa mga trabahador mo hindi makapag-produce ng resibo sa perang binigay nyo sa kanila para gastusin sa ibang bagay. Correct? Tama. And they are acting in unison, ano? Yung grabe yung ano, grabe yung galamay nito ni Martin Romualdez sa House of Representatives. Kasi remember, yung episode na kino-question do sa SMNI, they were directing it they were directing it at Martin Romualdez, 'di ba? Pero ang nag-privilege speech si David Suarez at meron pang mga makabayan black na nag file ng House Resolution ng House Resolution para i ano tong i-review tong SMNI franchise ganyan ganyan. So ano no you don't see Martin Romualdez na nagwawala or very emotional sa mga interviews and everything. You don't see him parang saying or replying dun sa mga criticism sa kanya, ganyan. Publicly he would ano no, he would present himself as someone who is very amiable, very diplomatic. But yung mga kasama niya dito sa Congress, yung mga fellow ano niya, fellow representatives niya dito sa Congress, they are the ones doing the dirty job for him. Ayan. And so ang depressing, sobrang depressing if I've watched, I think ano no siguro hindi ko mga ano mga hanggang 5 p.m. napanood ko yung hearing ng SMNI sa Legislative Committee on Legislative Franchise at sobra talagang nakaka-depress. Sobra talagang nakaka-depress. You know, basic conversation like ang assumption nila sa hearing is that kapag kami fake news ka, that is unprotected speech. How stupid are these people, Sas? Ito yung nagfe-frame ng batas natin. Tapos ang sabi nila, ang fake news is unprotected speech. My God! Yeah. Do you really want my honest opinion about sa level ng utak nila? Go, please. Okay, let's start with Suarez. Si Suarez po ay naging governor ito ng Quezon. Okay, Quezon Province. Okay, Quezon Province. Ang Quezon Province, Is one of the poorest province.
Di Is ba? it? It is. Actually, as of 2018, ilang taon na siyang ano diyan, naging as of 2018, the national the poverty incidence in Quezon is actually higher than the national poverty incidence. So ibig sabihin mahirap Okay. sila sa normal. Ito ha. Oy, makinig ka, Suarez. Putang ina ka. Makinig ka. Dapat may magsabi sa'yo, putang ina mo. 9 years kang governor sa Quezon Governor. Province. Ito ang nakalagay sa Philippine Country Report ng Australia. Lucena City is the capital of Quezon Province and the only city of that province. This was the poorest province surveyed with average annual family income of 79,000 and a poverty incidence of nearly a third of families, 32.8%, 2007 ito, makinig ka. Okay. Punta ngayon tayo, ano nangyari ng 2013? Okay, 2007 yon ha. Excuse me. Okay, poorest province. The 15 poorest province in the country. Okay, at least ito, karamihan kasi nito is nasa Mindanao, which is understandable. Diba? Pero ngayon, tingnan naman na, ano bang meron dyan sa Quezon Province? Yan, ba't ang hirap? Insurgency. Yes, actually, dahil sa insurgency na yan, maraming mahirap, pero si Duterte is tinodo niya ang paglilinis dyan. Diba? So, Quezon Province, poverty. Quezon Province. In fairness naman daw, Quezon is the lowest poverty threshold among Calabarzon, but it has the highest poverty incidence. 22.7%. Quezon is the only province in Calabarzon with poverty incidence that is higher than the national incidence. National average, that's 2018. Ngayon, ikaw, Suarez, wala akong pakialam, Suarez, kahit bumoto ka for the tanggalan ng pransyo isang SMNI. I don't care. Pero ngayon, ang kita natin dito is, bakit mahirap kayo, Suarez? Ba't sila mahirap? Ba't mahirap ang Quezon Province? Bakla, anong development ng Quezon Province since ano, for 36 years, let's say, from umpisa natin ng 1987, anong development? Pag ikaw ba nakatira ka ng Quezon Province pag kinumpir mo yung 1986 to 2023? Ano masasabi mo? May taga Quezon ba tayong nanonood? O yung mga taga Quezon na nanonood? Oh, ano bang ano? Ano bang bakit yung ine-elect ng ine-elect yan si Suarez? Ano bang nagagawa ni Suarez para sa probinsya nyo? Bakit tayo inaatake ng mga ano, ng mga hindi po kami anti-government. Kami po ay pro-government. Ang government po ay tao. Okay. Bibigyan nyo namin kayo ng lesson. Gusto nyo ba ng lesson ng political ano, philosophy? Who is the government? The government is the people. Oh, hindi kami anti-people. Masama bang tanongin na kasi nga, yung SMNI, hindi yung problema ng bayan. Kung tanggalan nyo yun ng franchise, nandiyan pa rin yung SMNI. They will always be there, no? Makakaharap yun ng platform kung mamahayag at wala kayong magagawa dun, no? Kasi the only thing na may control ang Kongreso is the frequency, no? That's owned by the state. But the problem is, etong walang nangyari sa development sa probinsya mo. Kailan ka mananagot sa bayan?
Sige nga, itanong yung Diyos me, you Lord, kasi karamihan dito sa mga Pilipino hindi bumabiyahe sa ibang bansa, kaya hindi nila nakakita kung gaano katae ang mga politiko sa Pilipinas. Alam mo yon? Guys, nakakaawa. Hindi ba kayo naaawa sa mga sarili ninyo? Uulitin ko, ako talaga gusto ko itong example. Ang China, mas mahirap pa sa Pilipinas yan. Yung mga walang makain noong 1970s, 1960s, alam niyo bang mamamatay sila na nakita nila yung bansa nila na nag-launch na merong space station. Nagets ninyo? Kayo? Oh, kayong mga nanonood dito, ano sa tingin ninyo ang aasahan niyo pag namatay yung mga magulang ninyo? Nakita, makikita ba nila yung ganong kadramatic na effect? Sige nga. Kayo. Oh, mamamatay kayo. Ilan taon na lang kayo bago mamatay? Ako, ilan taon na ba ako? 41. Kung kaawaan ako ng kung sino mang Diyos dyan, no? Siguro aabot pa ako ng ano, 30 more years. Ano sa tingin nyo nga, ano sa tingin nyo makikita kong pagbabago in 30 years sa Pilipinas? Na hindi ko nakita na hindi ko nakita in the past 40 years ng buhay ko sa Pilipinas. With this kind of system, not much. Oo, with this kind of system. Napaulit-ulit na ganito, girl. Diyos miyo. 1980s pa yung... nung umamin kayo, nung namulat kayo, ganito na yung gobyerno, ganito na yung sistema. Oo, ano sa tingin ninyo? Mga bakla. Metro Manila pa lang ang merong metro system, hindi pa ganun kaganda. Nakapunta na ba kayo ng bansa? Dito sa China, Diyos kunday, pati yung kasulok-sulokang probinsya na hindi mo naman na hindi mo maintindihan kung bakit. May May high-speed train. train. May corruption pa yan, ha? Can you imagine may corruption pa sa China sa lagay na yan, ha? Oh. Oh. Kaya nga itong congressman na to, sinasayang nila yung pera ninyo. Kung tatanggalin nyo ng franchise, tanggalin nyo na. Diyos ko, papahiring-hiring pa kayo eh. Gets. Pinapatagal nyo pa? Sino kino-convince ninyo mga putang ina nyo na justifiable yung pagpapatanggal nyo ng franchise? Tanggalan nyo na! Pinapatagal nyo pa eh. Pare-parehas nyo pinapagod yung mga sarili ninyo eh. Pati mga empleyado dyan, napupuyat eh. Sa mga kaputahan nyo eh. Tanggalan nyo! Mukhang malinaw naman na doon na papunta. Diba? So, ba't hindi nyo patanggalin? Tanggalin yung franchise sa SM&I. 'Di ba? What I don't understand is you try to who are you convincing that your decision in revoking the franchise of SM&I is justifiable? 'Di ba? Are you convincing yourselves? Diyos ko po, tanggalin niyo na wag na kayong magtanungan diyan. Wag na kayong umarte-arte diyan. I-revoke niyo na. 'Di ba? Wala Nakakatawa nga. ko kasi meron silang ano eh, isa doon sa major topic nila kanina. They were talking about yung public offering requirement ng SM&I na hindi raw nila ginawa. So, sinabi ngayon nila ng mga lawyers ng SM&I na parang 12% or parang X number of percentage ng kanilang authorized capital stock were already given to a cooperative. So they thought that it can be interpreted as a substantial compliance doon sa provision na yon ng kanilang franchise ganyan. Tapos ngayon, ang takang-taka ko is they wanted SM&I to comply with it. Sabi nila, oh, ilang taon na kayo, ilang taon na yung franchise ninyo, hindi nyo pa nako-comply yan, kineme-kineme, ganyan-ganyan. I wonder, no, because that similar provision is actually present sa mga legislative franchise ng utilities, ng telcos, ng
ng kuryente, ganyan ganyan. And there's actually no uniform guideline on how to ano, on how to comply with it. In fact, that has been a question ano no ever since may mga franchise nga diyan na ano eh, may mga distribution utility companies nga diyan na hanggang ngayon non-compliant sila. 'Di ba? I mean, if this is the of course they are going to justify it na eh kasi per law kasi iba naman yung tingin namin diyan, hindi talaga yan uniform, so we're going to evaluate you based on dun sa ano lang, sa condition nyo lang. So basically the House of Representatives is admitting that they're not there to really ano no, to really assess things or create rules that is applicable to everyone. They are just going to decide according to, you know, how they see things fit for how them. How they feel. Ganun naman yung kahit naman yung sa ABS-CBN, eh, ganun din naman yung mga, kaya kita mo si Garin, di ba, bumoto siya tatanggalan ng franchise ng ABS-CBN kasi meron siya hinanakit laban sa ABS-CBN. So, it's just gonna be the same. Kaya nga sabi ko, huwag niyo nang patanggalin. Tanggalan niyo na lang ng franchise. Huwag na mag-justify, no. Justify, di ba? Oo, ako talaga sa SMNI, no? Kasi, alam nyo, SMNI, you know, ginagamit kayong diversionary tactic, eh. So, mag-volunteer na lang kayo. Oo, oh, surrender nyo na yung franchise. Well, I do not know, no? Kasi, baka, of course, having a franchise would come with it yung certain percentage of their income or ano, ganyan ganyan. But kung ano lang no, kung yung narrative lang is depende sa akin, ganyan. Kung ako yung magde-decide at kung ako yung may control ng narrative, I'd rather surrender SMNI's franchise, isoli ko na yan, o pagkatapos mag-full blast ako sa online presence ko. 'Di ba? Oh. Hindi sa kami free, sa kami ano, meron may free ano eh, may free something eh. Free frequency eh, digital. Yan digital free yan, eh. Hindi yung internet, merong ano to? Free TV. Free TV. Oo, meron. Mm. Bakit ayan, wala no. Pa maalaga pa din. Alam ko meron yan eh. Or alam ko meron. But they're still going to be regulated by NTC. Ganon. Ay, hindi ko alam. Alam ko merong way, no? Uh-oh. Kasi nga, I think, ang mangyayari kasi niyan, ang gusto nilang anuhin is the business itself. So, ako naman kasi, halimbawa, ako, I don't know, parang, ako kasi pasay na yung, ano eh, TV-TV. Papatay na eh, 'di ba? Papatay na. Eh kasi parang sinasabi nila baka raw ano, kasi maraming mga malalayong lugar na TV lang nila yung ano, TV lang nila yung hindi naman ganoon kalawak ang ano ng SMN. Ay. Ayun hindi naman na. Ganoon kalawak ang reach ng SMN. Ayun yan nakakaloka, hindi naman ganoon kalawak ang reach ng SMN. Oo. Parang sa akin, bakit hindi ano eh ngayon kasi kahit nasa kalagitnaan ng bukid nagfe-Facebook eh. 'Di ba? Nag-YouTube. Sabi, ito ang dami nagdereklamo. Alam nyo po, the hearing is in Congress doesn't need to follow any rule. They only follow their own rules and their own interpretation of their own rules. That's the thing. You know, lalo na yung Congress natin, wala naman kasi talagang trabaho yung Congress natin kundi maging ganyan. Eh. Uh-oh. You know, that's our system. Eh, ayon yung palitan ng sistema. Huwag kayong magreklamo na ganyan parating sistema. Ako talaga, parang I give up, no? Na parang, okay, kung gusto niyo maging ganyan, edi ganyan kayo. Kasi nga, that's the system. If you would like to change the behavior, change the system. Mm-mm. But you, pero kayo mismo, kayo mga Pilipino, ayaw niyong baguhin ang sistema. Ginagagol niyo lang yung mga sarili niyo na nagagalit kayo. Kasi ayaw niyong isolve yung problema. And that is to change the system. As simple as that.
So, kaya nga ito, ano to eh, ang nakakaloka nga lang, walang masyadong nanonood. Walang. Walang masyadong nanonood itong franchise series. Oo nga eh. Totoo. So, ibig sabihin, it's not really a big deal to Filipino people. Oo. Frustrated kasi sana dapat ma-highlight yung lahat ng kabubuhan nila doon eh para makita niya, okay, Pilipinas, eto yung binoto ninyo, ho, tang ina, ho. Eto yung mga binoto ninyo na parang mga simple legal, they craft our laws. Eto yung ano eh, eto yung sobrang nakakaiyak dito eh. Sila yung nagka-craft ng law natin. Ito yung mga bumoboto kung anong batas ang dapat maisabatas at kung ano yung hindi. And these idiots do not know the difference between ano no yung protected speech and unprotected speech. Fake news daw ay unprotected. So kaya sila nagagalit. E mga, ay, yun yung nakakairita sa sayo, parang ima putang ina pala nito eh. Ano pagka kunwari sinabi ko, lahat ng pusa pinapanganak, tatlo lang ang paa. Lahat ng pusa sa buong mundo, pag pinanganak yan, tatlo lang ang paa. That's fake news. Di ba? Hindi man totoo yun, Diyos me. Mas malaki yung chance na apat yung paa niyan kaysa tatlo ang paa niyan. O, pag sinabi ko, lahat ng pusa, pag pinanganak yan, tatlo ang paa. Sige nga, is that protected speech o unprotected speech? Diyos ko, itong mga basahang vloggers din ni Bongbong Marcos, ine-echo rin nila yung ganitong kabubuhan ng ano, ng ganitong kabubuhan ng House of Representatives. Meron Kasi silang nga, mapakomik na fake news. Last time I checked, fake news is unprotected speech. Ha? Ano? well, Sorry. ayun lang naman ang talagang saysay nila sa buhay. Diyos, mambobo ng tao, no? Nakakairita. Yun lang yung ano Diyos ko nila, naman. mambobo ng tao. Ito nakakaloko. Sabi, nakakahiya pera din ng taong bayan binabayad sa inyo para Manila. Sinasabi ng mga ano to, anonymous profile. Excuse me, wala pong pera ng bayan na binabayad sa akin. Alam mo yun, parang inilabas yung ebidensya kung may pera ng bayan, kung may pakita kayong ebidensya na pera ng bayan na ibinabayad sa amin, ibabalik ko. Magkano ba yan? Magkano ba yung pera mo? Ang Hindi, tawag dito. magkano ba yung pera mo na sa tingin mo ay binabayad sa akin, ibabalik ko. Pero kailan mo bigyan ng ebidensya na unang-una nagbayad ka ng tax, ng income Correct, tax? correct. Ikalawa, may dapat may ebidensya ka na ito ang binayad sa iyo at pera ng taong bayan ang binayad sa iyo. Parang as simple as that. No, na parang Pag sino? magsasabi kasi na binayaran or binayaran ng pera ng bayan, ganyan ganyan. Ano ang tawag dito? Dumiretso na kayo dun sa ano, sa proof para tapos na yung usapan. Eh ako nga sinasabi ko nga, every time may nagsasabi sa akin, "Oy, bayaran, bayaran, ganyan ganyan." Okay. Alam niyo po, pag sinabi niyo sa akin na bayaran, ituro niyo kung saan kukunin yung bayad. Okay? Si Sas kasi isasoli niya lahat. Si Sas kasi isasoli niya. Ako hindi ko sasoli lahat. Baba, ito internet eh. Sorry Sasa, hindi ko sasoli lahat. 25% ibibigay ko doon sa nagturo kung kanino ko kukunin yung bayad. Kasi syempre, 'di ba? Hindi ko naman makukuha kung di niya ituturo kung saan ako kukunin yung bayad. May May reward dapat, may reward. reward. Oo, may reward. So 25% mapupunta doon sa nagturo sa akin. Oy, bayaran ka, Joey, bayaran ka. Ganyan, ganyan. O, kanino ko kukunin yung bayad? O, kunin mo dito kay person A. O, tapos nakuha ko. O, syempre, meron kang 25% bilang ikaw yung nagturo sa akin kung kanino ko kukunin yung bayad ko. Ganyan. 25% ibibigay ko doon sa mga viewers ko, sa followers ko. 'Di ba? Alam mo talaga wala ng quality control yung mga ano nila, yung mga ginagamit nilang draw. Ito na naman, sabi pera ng bayan ang binabayad sa kanila, pera ng China ang binabayad sa kanila. Alam mo hindi kayo pag-aaksayan ng China. Alam niyo kung gaano kapangit ang Pilipinas? Ano bang ma-offer niyo sa mundo? Kailangan kasi ng Pilipinas ng tough love eh. What can you offer the world that the world needs maliban sa kipay?
Di ba? Ngayon, hindi ka nasasampal ng ganyang katotohanan, no? Hindi ka magigising, pero wala kang pakialam. What can you offer the world that the world needs maliban sa kipay? La, hindi ba kipay-kipay lang talaga ang labanan? Char. Alam mo naman, biological mo. Saan? Hindi ba kipay-kipay lang talaga? Di ba? Parang... Dude, yung galit kang bansa, nakakapag-develop na ng malapit na makapag-develop ng ano, ng gene therapy sa autism. Oh, they already develop yung ano, yung cancer. Sa cancer. Oo, cancer. Ikaw, anong na-develop mo? Correct. Well, yung ano pa no, 'di ba 2022, they China declared that they're going to stop importing rice. For the longest time, they are the top importer of rice. China basically addressed that problem already by 2022. Ibig sabihin, sila nakakaya na nilang mag-produce ng rice that can support their population. Tapos tayo, dito sa Pilipinas, asa na tayo dun sa problema nating yun? Diba? Asa na tayo ayun dun na sa nga. Food security problem natin? Sa banda na tayo? Alam nyo, walang makukuha sa inyo ang ibang bansa kundi gagawin lang kayong basakan. Because you don't have anything to offer the world. Katulad tayo ng Ukraine. Pag nawala tayo sa mapa, nobody would care. Gets mo? Actually, mas mataray pa nga katayuan ng Ukraine sa atin dahil ang Ukraine ay isa sa mga top producer ng grains. No? Laban sila dyan ng Russia. But you can grow grain anywhere else. Alam mo yun na parang kung yun ang kaya mo i-offer sa mundo, nobody cares. Alam mo yun? So ayun na nga, na wala nang, yung ganyan yung ginagamit nila sa mga troll eh. Nila, binabayaran yan eh. That's a 24/7 job. So yung mga troll na nabablock ko, I'm really sorry kasi may nagmakaawag. May nagmakaawa. Nagpanggap pa na funny. Sabi, Misas, new follower here. Talagang new ka, kahapon ka lang ginawa yung profile mo. Huwag ko daw i-block ang mga trolls. Gusto daw niya makipagbardagulan ako sa mga trolls at kailangan daw ng may resibo. Siyempre, alam mo yun, girl, alam ko na yan, may bonus kayo pag nakikipagbardagulan sa'yo yung ano, may-ari ng page. Uh-oh. May bonus yan eh. Siyempre, malapit na magpasko. Oo, di ba? Yun pala bakit yun. Tina... Malapit yun. Kasi ganun talaga, pag ang troll, kumahaba yung thread, nakikipagbardagulan ka sa kanya. Uh-oh. May bonus yan. Correct. Alam so, mo, merong nagko-comment dito sa ano, sa live at naiintindihan niya ang ating programa ngayong gabi. Sabi niya, busy pa tayo solbahin ang mga niyurakang pagkatao at pagkababae. Tsaka na yung food security na yan. Tumpak! Actually, kaya nga ako pro Laila de Lima ko eh. Alam mo bakit? Bakit? Kasi binigyan niya ng pag-asa ang mga kamit. Anong uri ng pag-asa? Na hindi porket kinabit mo yung driver, ginawa kang kabit ng driver mo. Mm-mm. Hindi porket na pumatol ka sa may asawa, nang agaw ka ng may asawa ng may asawa. Nang agaw ng may asawa. Hindi porket na ganun, eh pwede nang yurak-yuraka ng pagkababae mo. Correct! Diba? Actually, to the extent nga na tinanggap nung asawa yung sitwasyon, diba? Girl, ikaw ba na naman? Ikaw na nang inagawad ka ba, ng asawa. Eh, girl, ikaw ba naman ang kalaban mo sa asawa mo? DOJ secretary, may magagawa ka ba? Sige nga,
Sige nga, sabihin nyo nga sa akin, halimbawa, ang ano, yung asawa nyo, ang naging kabit, senador. Kaya, maaway mo ba yung senador? Tanggap na lang. Di ba, bakla ko pala, hindi mo parang, shit, ganyan, papaganyan ka na lang, di ba, shit. Mapapashit ka na lang talaga. Pero yun na nga, kaya ako pro Laila de Lima kasi binigyan niya ng pag-asa ang mga nasa ganung sitwasyon ng mga babae. Kaya tama lang yun, Laila, ipaglaban mo ang pagyurak sa pagkababae mo. Kahit mang-agaw yes! siya ng sagad, at least nagkaroon ng asawa ng may asawa, huwag niyong yuyurakan ang babae niya, ang pagkababae niya. Correct, oo. Dapat galangin nyo pa rin siya. At, bakit nga ba? Ewan ko. At huwag sasabihan ng kahit anong ano, huwag sasabihan ng, kasi masakit sa damdamin. Diyos ko po naman, sabi nga natin dito, di ba nga yun nga yung punto ng usapan natin ngayong gabi, ang feelings at ang damdamin ng Congress at ng mga katulad ni Leila de Lima, iyan ang pinaka-importante sa lahat. Diba? Hindi yun dapat, ano, hindi yun sinasaktan. Mm-mm. Kaya nga, ano ba, bakit ba kasi tayo humihingi ng resibo? Mm-mm. Ano mong, mapapakain ba niyan ang taong bayan pag binigyan sila ng resibo? Mag-aaksaya pa ng papel, di ba? Oo, alam mo, mali rin tayo eh. Bakit ba tayo humihingi ng ano, ng nagde-demand ng liquidation with resibo kung paano nila ginagastos ang pera ng taong bayan kung naninigay naman sila ng ayuda? Oo nga, kaya sila magpunta. Di ba? Oo. Kulang na nga lang ilagay sa condom yung mukha nila eh. Oh. Kulang na nga lang ilagay sa butil ng bigas. Oh, diba? Bawat isang butil ng bigas. Metatak. MR! Oh. Yung tipong diba? Ano-ano. Oh, ito isang kilong bigas. Pag gano'n mo ng isang kilong bigas, ay, bakla, lahat ng butil may mukha nila. O hindi natin alam. Baka pag sinaing mo pala yon, once na mag-inin yung kanin, lalabas dalawang letrang malaki, MR. MR. Ganon. Ganon. Diba? Ayan, bawal manghingi ng resibo, nasasaktan ang feelings nila, sabi ni Ma'am Ruth Reyes. Tama ka po. Tama pero itong po. Si, ano, si Ka Eric. Hindi ko kasi nasundan kung bakit siya kinontem. Ba't siya kinuntem? Kasi ayaw nga niya sabihin yung source niya. Ayaw niya sabihin yung source niya. So ngayon, basically, ako tingin ko, ano eh, handang-handa talaga si Ka Eric na magpa-detain. Handang-handa talaga siyang ma-cite in contempt. So ngayon, tinatanong siya, ano yung source mo? Sino yung source mo sa Senate? Kasi, sabi ngayon ng mga actually, feeling ko medyo na caught off guard niya doon yung ano eh, yung mga congressmen na ready siyang magpa-contempt. Kasi kinonvince parang ano pe, parang it took them a while bago sila nag-decide kung i-contempt ba nila si Ka Eric o hindi. So nung una tinanong siya, tinatanong ka lang namin, sabihin mo kung ano, ganyan ganyan. Sino yung source mo sa Senate? Ganyan ganyan. No, tapos ini-invoke niya yung Sotolo, ganyan ganyan. So ang sabi ngayon ng Congress, yung Sotolo doesn't apply to you. Hindi raw nag-a-apply sa kanya. Hindi raw nag-a-apply sa kanya 'yon. Ayan. So ngayon, 4 times siyang inask. So kung gano'n siya kadaming beses tinanong, gano'n din siya kadaming beses nag-sumagot na he's not going to reveal yung source niya. So sabi niya, pag ni-reveal ko sa inyo yung source ko, ma-jeopardize yung of course that's also Ka Eric's career now, 'di ba? Yan yung ano niya eh. So, sino pang, di ba, commonsensically, kapag ka ni-reveal niya yung source niya dyan, sino pang magtitip kay Ka Eric moving forward, di ba? Di wala nang magtitip sa kanya, ganyan. So, anyway. Hindi, alam yung ginagawa ng Congress na yon. Nagkaroon niya yun ng
Nagkaroon nga ito ng precedent. Kasi kung yung next Congress, kung GMA naman yung may ganun, what's good for the gander is good for the goose. Pati hindi ko papatawag si ano. Diba? Can you imagine? Kaya nga, I love Congress. They're creating new Philippines. Bagong Pilipinas, bagong muka. Yung mga probinsa ninyo, Diyos ko, dai, mahiya kayo. Nalilimahid pa din. Diba? Diyos mio. Ako naman kasi, kung gusto nilang, kasi si Ka Eric naman gusto nilang magpakulong, so ibigay. Nalawa sila, diba, na gusto niya magpakulong. Correct. Kasi sa totoo lang, ito, girl. It will not look good on surface level, it will not look good sa mga foreign observers na, ay, nagpakulong sila ng host ng isang TV show. Diba? It will not look good. From anyone looking out, from outsider looking in, at makikita nila yung ganitong klaseng storyline ng ating Congress ay nagpakulong ng TV host, 'di ba? Parang Philippines, come on, what are you doing, 'di ba? So wala naman pakialam kasi nga anti-US ang SMNI. So no effect. Yeah, pero at least, 'di ba, for the thinking people it's outside not, the it, Philippines. It's not gonna be for this generation. Ngayon sabi ko, it's not gonna be for this generation. Yeah, ano nga, ano tayo, we are, ano, historical epoch. Alam mo yan. Kaya nga ako, pag pinatawag ako dyan, hindi ko sasagutin ang tanong ninyo. Ang sasabihin ko lang ay, iliquidate ninyo ang inyong mga MOU with receive up to the last centavo. Hanggang maasar sila, girl. Alam mo yon? 30 days, ano, ikulong ka, go! Tapos mag-hunger strike ka. Hindi ako kakain kasi hindi ko alam na safe yung pagkain na yan. Kung mamatay ka doon, problema nila yan. Correct. Alam mo yun, na parang, kasi nga, alam nyo, wala talagang pakialam ang mga Pilipino na ninanakawan sila ng mga congressman kasi nga nagbibigay ito ng mga ayuda sa mga Pilipino. Yung mga mayayaman, walang pakialam kasi nga, ang kailangan lang naman sila sa mga congressman ay magpasa ng mga batas, ng lisensya, ganyan, or whatever, na magbibenefit sa kanila. At huwag magtaas ng buwis na maapektuhan ang kanilang mga kayamanan. Nakukuha naman nila yan. Yung mga mahihirap, wala naman talagang pakialam yan. Ang gusto lang nila is ayuda. So, kukuha lang sila ng ayuda. Yung middle class na dapat may pakialam, wala namang magawa kasi nga, pagod sa trabaho. Tapos, ine-entertain pa sa news feed ng mga entertainment news. Wala, hindi nga naman, nagugulat nga ako, guy. Day, nakailang entertainment, parati nalang entertainment news ang nakikita ko sa ano ko na, suggested, nakalagay. Bakit hindi ako mahilig sa entertainment news? Gets ninyo? So, so ganun nga yan. So, iisang institusyon na lang ang kailangan. At ang institusyon na ito ay ang institusyon ng kapangyarihan ng langit at buwan. Oh, wala kasi nasabi, ah, kapangyarihan ng langit at buwan nga. Ikaw, meron kang gusto ngayon i-open up, Joey. Ang gusto mo i-open up, yung gusto daw ninyo, yung sinabi mo yung travel expenses. Ano, tawag dito? Anong sa travel expenses? Di ba nag-post ka? Ah! Yung ano, tawag dito. Hindi kasi G sila. G nga sila na, ano, G sila na malaman yung source. Ay, well, hindi ko, yun yung hindi ko magets kasi. Hindi, ito oh, sabi mo, nakadiri ang takbo ng hearing sa Committee on Legislative Franchise. Need pa daw nila ng invitation para makasagot kung paano ginastos ang traveling expenses nila. Oo. Hindi ko gets yan. Hindi ko gets. Kasi, na-contempt na niyan si ano eh. Wala na si Ka Eric niyan. So, ang tinatanong niyan, si Doc Lorraine Badoy. So, ngayon, tinatanong nila si Doc Lorraine,
Pero yung tanong talaga para kay Ka Eric, edi syempre si Doc Lorraine, hindi naman siya makakasagot ng ano kasi hindi naman siya yun, hindi naman siya pwedeng, hindi naman siya ano, spokesperson ni Ka Eric eh, ganyan. So ngayon parang inaano sila na parang bakit emergency ba yon yung time na yon? Bakit kailangan niyo sabihin na bakit niyo kailangan i-report agad yung 1.8 billion na travel expenses ni Martin? Hindi naman yan emergency. Sabi ni Toby Chanko. Hindi naman yan emergency. Dapat tinanong niyo muna kami. Bago niyo sinabi yan, bago niyo ni-report yan. Sabing gano'n, ni Representative Toby Chanko. So, ayun, sabi gano'n ni Doc Lorraine, actually, we would usually, ano, we always have open invitation sa mga sinasabi namin, kung meron pong ano, ganyan-ganyan. Usually naman po, nagsisend kami ng invite. But for this one, we weren't able to send an invite because ang tinatanong naman daw nila is yung Congress as a whole. So ngayon, ang sabi ni Toby Chanko, dapat daw in-invite daw sila to defend themselves, to explain themselves. Ah, di ba? The good gentleman from Navotas. Ah, di ba? O, oh, asa ng resibo ninyo? Crying congressman pa. Hindi, ano mo yun, na parang wala akong pakialam eh. Kasi nga, it is your duty to prove to the people na hindi kayo magnanakaw. Correct. Nagets ninyo? Sinabi ng Supreme Court, an elected official is public property. Oh. Ayong dapat ang nag-volunteer ng information kung walang tinatago. Actually, anything that has something to do with ano, no, public people's money. money, you the burden of proof that you spend it correctly and properly is upon you. 'Di ba? Eh dapat nga hindi na kami nagtatanong eh, dapat hinahanap na lang namin dun sa ano eh, sa website sa page ninyo. Ninyo eh, sa website ninyo nakalagay yan dapat kung paano niyo ginagastos yung pera namin, 'di ba? So bakit kailangan namin kayong i-invite para malaman namin kung paano niyo ginastos? Hindi ba dapat duty niyo 'yan? Pero I'm really sorry mga congressman ha, nasasaktan ko mga damdamin niyo ngayon dahil alam ko namang napakahirap ng mga ginagawa ninyo. True. Diba? Oo, maghanap nga kayo. Ilan ba mga tao magsasabi na hindi kayo magnanakaw? Alam yun, na... alam mo... Yung ilang dekada hindi, na silang tinatawag na buwaya, tas ngayon lang sila na... Ngayon lang sila nasaktan. Nasakit. Bakit ngayon kaya sila nasaktan? Can I join my this topic, sabi ni Mirna. O mag-request ko umakyat Mirna. Si Mami Mirna to from West Virginia, USA. Miss Ate Mirna, mag-request ko umakyat. Gusto mo pa ikutakayin ko. Kamusta ang ano, usapan sa TikTok tungkol dito? Sa ano? Well, sa TikTok kasi madami pa talagang ano eh, madami pa talaga yung parang madami pa sa kanila yung nandun sa point na eh support natin yung government, support natin yung government. Parang when you say support the government, that includes yung ganitong sistema, 'di ba? Yung very abusive sa power, 'di ba? Parang yung takbo talaga ng House of Representatives ngayon, sobrang nakakadiri. You know, ako personal observation ka, kaya yung mga nakakaraan na mga kongreso, hindi sila nakikriticize ng ganitong kabonggang-bongga. Kasi, to certain extent, sabagay, hindi ko rin masabi, you know,
Pero ngayon kasi sobrang obvious na obvious yung pagka-abusive nila. Sobrang-sobrang obvious na ginagamit nila yung power nila to really forward their own interests. Ganun. Sobrang normal na yung mga congressmen walang delikadesa. Ganun. So, Hindi, ang tanong ko sa mga congressman ha, kung nasaktan kayo doon sa sinabi ni Eric, ba't hindi niyo patawag yung Japan Times? Eh yung Japan Times nga nag-report na humingi daw ng bribery ito si binayaran ng bribery money itong House Speaker. O ba't hindi niyo patawag yon? Hindi Di naman daw ba? kasi sila sa, wala naman daw kasi sila sa Pilipinas, so wala silang power daw doon. It doesn't matter. Ba't hindi kayo nagpasa ng resolution defending ang good name ni Martin Romualdez? Diba? Ako kasi, alam mo, I believe as a cosmological woman that it is not a sign of sanity to be so well-adjusted in an insane system. Uulitin ko, tatagalogin ko para maintindihin yung lahat. Hindi po senyales na isa kang, ano bang Tagalog ng saying? Hindi po senyales na matino ang pag-iisip mo na napakahiyang mo na sa napakasamang sistema. Okay? Kaya nga kahit itong panahon ni Duterte, nagsasalita rin kami, no? Hello. Diyos mio. Kita mo nga si Duterte, sabi niya sa akin dati, Diyos ko, I can be harsh sometimes because I can really be harsh sometimes, no? Wala kang magagawa, bunga nga ako yan. You know? If you grew up, if you became homeless and lived in a public park, you have to be tough, no? And dahil ang mga nakakasalamuha mo dyan, Diyos ko din, mga krong-krong na. Dahil nga homeless. Mga nag-rugby pa yung iba, puta. Anyway, so yun ang iyon ang eksena na wala po kaming the burden of proof na hindi kayo magnanakaw ay wala sa taong bayan. Wala po dapat ilabas ang taong bayan na nagbabayad sa inyo na pruweba na magnanakaw kayo. Dapat kayo ang nagpapatunay na hindi kayo magnanakaw sa pagiging transparent ninyo sa paggastos ng pera ng taong bayan. Naiintindihan True. ninyo. Kasi ako, hindi kasi ako naniniwala na ano eh, na I'm a realist, you know, na it will never be 100% clean. It will never be 100% clean. Pero the bottom line is, we have to be 100% against it being dirty. Why? Para yung tolerance level natin sa dirt, hindi maging kataas. Mataas. Hindi Kasi droga, mataas. parang bahay mo yan eh. If you have 100% no tolerance sa pagiging dirty ng bahay mo, versus meron kang, matotolerate ko ang kadumihan ng bahay ko ng 30%. Bakla, that's already the baseline of your tolerance level, 30%. So, Correct. tataas pa yan. So, pero pag sinabi mo zero tolerance ka sa kadumihan ng bahay mo, bakla, manginginig ka eh. Na maging 5% dirty yung bahay mo, manginginig ka na eh. Kasi nga, Correct. so zero tolerance ka. Of course, you might not reach the 0% na hindi madumi yung bahay mo. Pero at least, hindi tumataas ng It bonggang-bongga. puts you on your toes. Whenever makita mong madumi siya, it puts you on your toes na, May 'di ba? takot ka. May Ay, takot maglinis ka. tayo, may dumi, 'di ba? O putang ina, yung parang mag-iisip, putang ina, dumi ng bahay, maglinis nga. Pero pag sinabi mo na, ay hindi, okay na yan, talagang ganyan talaga, 30% ang tolerance ko. Bakla, alam niyo ba yung 30% na tolerance, 30% na madumi ang bahay? So pwede na yan sa'yo. Ganyan din sa gobyerno. No, yung mga tao, ang taas-taas na ng tolerance level sa corruption. Kaya nga dapat may mga mamatay. Ay, baka maano tayo, hindi kita mababan.
Kailangan may mga mamatay na ipis sa bahay. Ganon. Diba? Kasi ang ipis ay senyalis na ang bahay ay Marumi. yes. Ayun. So, ano ibig sabihin mo dyan, Sas? Ang ibig kong sabihin po dito ay tanggalan niyo na ng franchise Huwag niyo pabay. Magtipid po kayo sa kuryente. Huwag niyo ang nang SM&I. Diba? Akin pahabain talaga. yan. Diyos me. Ako, ibo-volunteer ko na lang yan. Uy, tanggalin mo. Balik tayo sa usapin ng hindi kayo nagliquidate ng MOOE. Correct. Nag-gets ninyo? Kasi nga, ayun ang eksena. Ang eksena ng ano, ano to? Sandali. May mga nag-request umakya. Ay, si Ate Mirna, nako. Ayan na, ayan Okay. na. 'Di ba? Kasi kailangan ang mga taong bayan maglakas sila ng loob na ang mga ipis ay Good tegihin. morning! Hi, Magandang Teacher umaga po. Merla! Hello! Hi sa inyong dalawa! Bali, Magandang umaga po. Magandang umaga po sa inyo, Tita Mirna. Si Tita Mirna po ay hindi po ito Duterte supporter originally. Pero nakikita niyo po kung ano ang tama o mali. So, actually, hindi din talaga siya Duterte supporter. No. Pero nakikita niya ang tama o mali. Yes. Yes. Go. Sana mag-example ako sa karamihan na hindi tayo dapat sa tao. You know? Hindi tayo dapat sa tao or sa apelyido magpapakamatay para sumuporta. Sumuporta tayo sa kung ano ang makapagbibigay ng kaayusan sa Pilipinas. Lahat-lahat na, food security, safety, you know, yung trabaho ng mga mamamayan. So yun ang akin. At alam mo kung ano yung hinangaan ko kay President Duterte? Yung sa bureaucracy natin na matagal na panahon na sobrang pahirap sa mga mamamayang Pilipino, yung pinadali niya lahat, pinahaba niya ang mga validity ng mga card natin, like driver's license, passport, or whatever. Yun ang hinangaan ko sa kanya. At saka yung pagiging strong leader. But anyway, alam na yan ang nakararami, kaya nga maraming sumusuporta na ngayon. Ang punto ko ay yung nangyayari ngayon dyan sa atin na power tripper talaga. You know? Lalo yung Congress na yan, tungkol dito sa 1.8 achuchuchu, sabi nyo nga, eme-eme. Nagtanong lang. Ito point of view ko ito kasi kayo, syempre, mga talagang nagre-research kayo or whatever. Ay, hindi so, po, kung... hindi po Ate Mir na pare-pare lang tayong chismosa. Go. So, wala pong nakahihigit, tita. Yes, pumapasok sa idea ko ay sa mga posts nyo because kayo ang nag-a-update sa amin dito kung ano yung real na nangyayari dyan kasi hindi naman talaga namin natututukan bilang isang ordinaryong Pilipino. So, ang aking sasabihin ngayon ay base doon sa mga pinopost nyo kasi kayo naman talaga ang credible ngayon. Hindi ang mainstream media. So, mas naniniwala ako sa inyo kaysa sa mainstream media. So, ngayon, yung tungkol kay Kaeri, tama si Joey eh. Nakakahiya sa ibang bansa because of freedom of speech, freedom of expression. Batas yan, hindi ba, Sas? Batas yan, hindi ba? Pero sino ba ang parang yumuyurak sa batas na yan? Kung hindi ang mga mambabatas natin. Nagtanong, right? Nagtanong lang si Ka Eric. Simple lang dapat ang maging reaction nila. Ibinigay nila yung liquidation, yung expenses, kung nasaan, tapos lumabas pa. Masyado silang parang ano, untouchable. Hindi nyo dapat galawin alam, si Speaker. Alam niyo, Mami Mirna, kayo po ang mali dyan. Kasi ang mga congressman po ay tao rin po yan, nasasaktan po sila. At ano po sila? Importante, Tita Mirna, feelings. At Tita Mirna, pagod na po sila. Alam niyo po ba ang grabe ang pagserbisyo nila sa bayan? Mahirap po yung umiikot ka sa bawat isang probinsya. At
nagpapapicture ka. Mahirap yung ganyan, Tita Mirna. Ano ba akala mo, Tita Mirna, yung trabaho ng Congress mo, napakadali. Tita Mirna, wala ka bang puso? Mabuti pang sa akin, may puso. Tita Mirna ng resibo? Tita Mirna. Eh, mga hinayupak sila, kung ganyan pala sila, na nasasaktan ang, okay, natatawa lang ako, ano, I know you're sarcastic, that's sarcastic, you know. Ang akin, sige, nasaktan sila, kasi, ano, pinaratangan sila na naggumastos ng malaki sa kanilang travel. Eh, mga hinayupak kayo, magsipag-resign kayo dyan. Diba? Huwag kayong kumandidatong mga... Magiging good ako ngayon, no? Mga hinayupak na mga congressman na yan, huwag kayong tumakbong kongresista kung kayo ay ayaw mapulaan. Ano kayo pag kongresista na? Untouchable na kayong mga hayop kayo? Hindi ganun. Hindi ganito, Tita Mirna. Anong probinsya mo, Tita Mirna? Pinanganak ako sa Bicol. Hmm. Pero lumaki ako na sa Manila. Saan sa Bicol, Tita Mirna? Naga City. Malapit kay... Ay! Lenny! Kababayan niya! Si Tita Lenny! Uy! Nakakaloka ha! Sa kanina, hindi ko lang na ano, pero ilang beses nag-pop up yan si Lenny Robredo sa conversation kanina. Saan? Sa SMNI hearing. Bakit daw? Kasi sinabi nga raw nila na meron tayo daw si Lenny Robredo sa... Communist Party of the Philippines. Ayan. So, sino sabi? Medyo pinapakalat yan. Fake news yan. Anong ebidensya nyo na siya ay allied with the CPP and PANDF? Bakit nyo sinasabi na ganern? Sabi nyo ganun. Fake news pala yun? I don't know. Eh, di ba, supposedly may speaking engagement to si Lenny Robredo kasama si Joma sa Canada? Sandali, paano... Hindi ba kayo magkakasama sa isang bayan? Ano ba yung parang? Hindi, ang eksena niyan is ganito. Okay. I'm gonna be very, very, very kind to our congressman, hardworking congressman. Alam naman po namin na pagpunta kami sa mga distrito ninyo, ay makakakita kami ng development na ipagmamalaki namin sa buong mundo. Uy, natawa si... Bakit naman kayo natatawang dalawa? I'm really serious! Ulitin ko. Alam mo, dapat mga... dyan sinibigay ng mag-focus, you know? Tama ka sa si... Ano ba ang Pilipinas? Wala naman tayong i-o-offer sa iba. We're nothing. Ay, meron po! Oo, dapat itong mga congressman na ito, yamanin eh. Palakasin mismo. Doon muna sa bahay natin, palakasin ang bahay. Yes! Yes! Correct. Palakasin! Para makasiba, kahit paano sumabay man lang. Wala. Kita mo, ikaw, tita Mirna, ang tanda mo na, nasa ano ka yes. pa, ngayon ka pang ngayong tumanda ka ng ganyan, saka ka nag-migrate papunta ng, nasa ka ba ngayon? Virginia? West Virginia. Oh, West Virginia. Yung West Virginia, hindi pa yan isa sa mga pinaka-developed na states. Mm-hmm. Sa states sa Amerika. State. Pero, ikumpara mo yan sa distrito mo sa Pilipinas. Mm. Ay, man lang ba sa isang, ano, wala akong maikumpara. Wala. Pures na yan, ha? Pures na yan. Ngayon pero, ko naiisip na eto, sa mga Tita Mirna. Okay, you first. Oh, tuloy ka, Tita Mirna. Doon sa mga inexpose mo, actually, wala talaga akong alam pagdating dyan sa mga budget na yan. Wala akong tiyagang mag-search. Pero, kaya hanga ako dito kay Sas, eh. Walang makakaano dito sa totoo lang. Kasi may mga, ano siya, eh, bago siya mag-expose, ito yan. So, sa kanya ko lang nalaman, Joey, na ang laki pala ng pera natin. Yes! Diyos ko, sabi ko nga, bilyon. Kung ilalaan talaga yan, sa, ano, hindi tayo kawawa eh. Hindi, walang masyadong maghihirap na Pilipino. Maghihirap ka na lang siguro kung tamad ka. Pwedeng magbigay ng malaking trabaho yan eh.
kumbaga palakasin muna natin yung bansa natin. Kasi nga, amin din eh. Kasi Tita Myrna, alam niyo, yung mga congressman kasi na yan, maraming kabit. Kayo naman, congressman. Alam mo, kabit, sideline. Birkin. Lahat na yata. Birkin, oo, ganyan. Na. I think, alam mo, tumira ako ng Netherlands, no? Sa Pilipinas, yeah. Mas marami pa ako nakitang may Birkin sa Pilipinas kaysa sa Netherlands. Eh, yung jowa ko, yung ex-jowa ko pa nun, Tita Myrna, nakatira sa Wassenaar. And Wassenaar is like that old rich city in the Netherlands. As in, doon nakatira ang Reyna. Doon nakatira yung jowa ko. Wala akong nakitang may Birkin. Sa Pilipinas talaga, napakahirap na probinsya, naka-Birkin. Putang ina! Tita Myrna, asan ang hustisya? Yun nga, correct. Correct. Mas inuuna nila yung sarili nilang kapakanan. And that's really sad. Nakakagalit na talaga yung nangyayari. Tapos, alam mo, overwhelming eh. Joey, na-overwhelming ang kaba kung anong i-content mong problem. Overwhelming. Dumadagdag pa itong hinayupak na, ano yan, tawag nyo? Kay, ano, yung may puri. May puri pa ba yan si Delima? Diyos ko. Bicolana din yan. Diyos ko. Mm-hmm. Tita Myrna, Tina Myrna, huwag kayong ganyan kay Laila. Kasi ako, I'm pro Laila Delima. Kasi nabigyan niya ng pag-asa ang mga kabit. Ang mga nang-agaw ng asawa. Nang driver. Parang dapat pa natin bigyan ng ano, ng simpatya, yung mga naging kabit at yung nanira ng tahanan, you know. I have nothing against sa mga ganyan, nasa sitwasyon silang ganyan. Pero bilang isang naging leader ng bansa, magsasalita ka ng ganun. Mm-hmm. Dapat tumahimik na lang siya and move on. Parang kinakalkal niya pa yung nakaraan niya eh. You know, na parang maghihiganti pa siya dun sa mga nagsalita sa kanya before. Ay, totoo naman. Diyos ko. Mami ha, Mami Myrna, idedemanda niya, binabalak niyang idemanda yung mga tumawag sa kanyang nagtatantrum siya. Diyos ko. Alam mo, tingnan mo yung mga ano, walang kakwenta-kwenta. You know? Kung gusto niyang bumalik sa politika, dapat gumawa na rin siya ng tama. Tapos may isa pa siya, siya pa yung of all people, siya pa yung nanawagan kay BP Sara na dapat daw mag-resign na sa DepEd kasi against na sa... Kasi kung panay opposition lang naman din daw ang gagawin niya, kung panay oppose lang din ang gagawin niya kay President Bongbong Marcos, ay mag-resign na lang daw siya. Eh bakit hindi nila sinabi yan dati kay Ate Lenny? Diba? Kasi po, si Lenny po ay birhen ng naga. So, iba po ang standard sa kanya. Tita Miel na naman, nakalamutan mo na ba? Siya po ang mag-iisang birhen ng naga. Ng naga. Kasi, ako talaga yung pangabana. Kasi ganito, Tita Miel, alam mo, Tita Miel na, alam nyo, no? I think masyado na kayong huli na sa mga balita sa Pilipinas. Papaliwanag ko sa inyo, Tita Myrna. Papaliwanag ko sa inyo. Ganito kasi yan, Tita Myrna. Noong 2022 elections, winarningan nila yung mga DBS na si Marcos daw ay Mang Bubudol. Di ba meron pa nga sila Angelica Panganiban, Emeron, wag yan kasi Mang Bubudol. Dol. Ang problema kasi, hindi natin binasa yung fine print. Meron. May fine print yung commercial! Ang nakalagay doon, mambubudol yan, at kami ang makikinabang. Ganon. Yun ang nakalagay. Nagets yun na. Kasi, mali, alam nyo na. Mali, kasi tayo naman yung mali dun eh. Hindi nyo binasa ang fine print. Hindi nyo binasa ang fine print. Hindi natin binasa ang fine print. Ay, nung sinabi kasi, nasama-sama tayong babangon muli. May fine print. Inasum natin na tayo yung kausap. Tama. Tayo yung kausap. No, nung sinabi, sama-sama tayong babangon muli. Sila lang pala. Nagkamali tayo. Bakit ka babangon? Kasi... Lugmok ka ba nun? Sino ba yung lugmok ng mga panahon na yun nung sinabi yun ni BBM? Alam mo, may point si Joey. Oo nga, no? Lugmok diba, din yung mga dawa. Sino ba ang mga napilayan?
mga drug ano, drug lords. Yes. 'Di ba? Mga oligarchs na pilayan, na pinagbayad yes. ng tax, yung Mighty, can you imagine? Nung dumating si PRRD, ang utang ng Mighty sa tax ay 60 billion. Mm-hmm. At yung sa pagbayad, no, nagkaroon ng ano, si Pangilinan, saka si Ayala, kapal lang mukha. Hindi na ginawa yung responsibilidad. Gusto pang singilin ang taong bayan ng 9 billion dollars. Dollars. Mga bakla. Oo. Mali kasi tayo. Mali. Alam mo yun? Sila pala yung nakalugmok na ibinangon. Sila yung lugmok eh. Sila yung lugmok. Sila pala. Sila yung mga kailangan bumangon. So ngayon, okay. Tayo namang mga tatanga-tanga nung sinabi sama-sama tayo mababangon muli. Akala nyo tayo yung kausap. Akala natin para sa atin. Hindi pala tayo yung kausap. Sila. You know, kita mo, di ba, oh. Di ba, sama-sama tayong babangon muli, pero ang pinapabagsak si mga Duterte. Kaya sa susunod, no? Sa susunod, ingat na tayo sa mga slogan. Correct. Akala ko. Basahin ng fine print. Basahin may fine print kasi. Print. Si Angelica Panganiban kasi hindi nag-warning. Dapat sinabi niya noon. Oo nga, mambubudol yan. Uh-huh. Basahin niyo yung fine print. Yung nakalagay pala sa fine print at kami ang makikinabang. Ganon! Ay nako, Diyos ko. Pero... Mali kasi eh. Kasi ikaw naman kasi Joey, naniwala ka bigla eh. Oh. Oo nga. Oh, ayan, dahil kay Joey, sa mga iba na diba? Nadala ko. Di ba nakakalok? Wala na silang pakialam dun sa hidden wealth. Di ba? Ay? Kinalimutan yun, girl. Yung last, diba? Last sequestration case na dismiss yata a month ago, walang nag-iingay. Wala. Dead man na, no? Dead man? Lahat ng media ngayon, wala. Ano, hindi na, puro, hindi problemado, ha? Ah. Grabe, ha? Ah. Oo, na parang nag-bygans, bi-bygans siya bigla. May tanong ako ngayon, may COVID ba? Pamimiyay na. Missing in action. Oo. Well, nag-ano na eh. Meron pinakitang picture yung ano. Meron raw tinatrabaho si PBBM while ano. While hindi, akin lang ito ha. Kasi nakakapanibago naman talaga. Of all leaders, kumbaga, sabihin na natin, sige, bigyan natin ng ano na may sakit or whatever. Eh, hindi ka naman invalido para hindi ka maka, ano, sa monitor, no? Para magparamdam ka man lang. Tapos meron silang mga executive secretary or whatever na or spokesperson, wala man lang pinaparating sa mga yung mga pinagdadaanan ngayon ng isang lugar, 'di ba? Ibang-iba ngayon na nakakapanglumo na lang eh kasi ano, alam niyo, pagod na ako sa gali, yung galit ng puso ko, nanghihina na ako. Wala na akong mapaglagyan. Ito naman ano si Tita Mirna. Ano, alam mo na masyado, sandali lang ah. Masyadong demanding kasi si Tita Mirna. Ay? Eto na nga, pumipirma na nga ng batas. Nakaupo na nga lang dyan. Gusto kasi mo pa ng iba pa. Grabe naman yung binidemand mo. Ano ba yan? Sorry. Tita Mirna, mahilig. Tita Mirna, mahilig. Mahirap pong pumirma ng batas. May nakalagay na sign here. Ang hirap kapain nun kung saan. Ay. Hindi, alam niyo, may narinig ako. Ewan ko lang kung gaano ka. Ayaw naman daw talaga kasi mag-govern. Ayaw daw talaga. Anong ayaw? Ayaw mag-govern. Tamad ba? So, ibang nag-govern. Napakaliwanag naman yan. Ayaw daw. Ang basaan sa akin, Mami Mirna, ganito lang. Okay. May sakit. Pagaling po kayo. Pero ganito po kasi yan. Yung COVID po, kung may COVID ka, either asymptomatic ka, or kung may symptoms ka, either mild, acute, or severe. Okay? Pag asymptomatic ka, ibig sabihin, wala tayong problema. May COVID ka, kung asymptomatic, wala tayong problema. Ibig sabihin, okay ka, malakas ka, hindi ka nahihilo, wala kang lagnat whatsoever. Ganyan. Pero kung meron kang sintomas, okay? So, ibig sabihin, yan yung
Maaring nasa kama ka, hindi ka makatayo, hindi ka makagalaw, kineme-kineme, O ganyan-ganyan. nasaan daw dyan siya? Mm-mm. So ngayon, kung kaya niyang magtrabaho at gawin yung mga, di ba sabi, can carry out all the duties and responsibilities. So ibig sabihin, asymptomatic siya. Wala siyang iniinda, di ba? Kasi kaya niyang gawin lahat ng trabaho eh. Pero, ito. It looks like, hindi, I mean, kaya niyang gawin ang trabaho except mag-respond sa panawagan ni Inday, uh-huh. except na magbigay ng video message para sa mga biktima sa Marawi, yes, except na magsalita yes. tungkol sa mga iba't ibang mga importanteng issues. You know, can carry out all the duties and responsibilities except those. Hindi, kasi ganito yan, no? Masyado kang demanding eh. Ano eh, Joey? Meron lang ang mask. Naka-mask nga eh. Pero, nung mas grabe yung COVID niya, wala siyang mask. Pero, yung sobrang payat niya na dahil tinamaan talaga siya ng COVID, yung pinicture na siya, nakangiti pa siya, wala siyang mask na dun siya sa kama, may hawak pang ano. Ito na. Nakupo pa, may background pa ng na Malacanang lush and everything. May mask. So in short, alam na this. Alam sabi na ko, this. Iniano ko parang naisipan mong magmask ngayon. Kung kailang hindi na masyadong nakakatakot. Oo, and hindi rin kayo nag-announce kung sino pa yung naka-quarantine. Correct. Remember, December 2. December 2, nag-ano siya ha, nag-family day siya sa Malacanang. Nakita ko yung post mo. Oo, nag-ano siya, nakihanubino sa mga bata, nagbigay ng mga regalo sa mga baguettes, my God! Yes! Diba? Kasi nga, diba sabi ko nga, ay, nagbago na yung protocol ng COVID. kasi di ba kailan ka ba na diagnose na positive ka? Sunday, kasi Sunday ka pa hindi nagpakita eh Sunday nagputo. Sunday nangyaring ano, so Sunday mo nalaman. So ibig sabihin yan, ang ilan lang incubation period ng COVID? 4 days. So 4 days before, carrier ka na ng COVID. Virus. Ibig sabihin lahat dapat lahat ng nakasalamuha mo within those 4 days ay i-quarantine. Pero baka lang talaga siya lang talagang i-isolate mo para. Kailangan kasi siya lang ang hahanapan ng taong bayan. You know? At saka ano tahimik ngayon, no? What? Samantalang kay PRRD nasaan ang pangulo? Wala nang hahanap sa kanya. Wala. Media actually, bakit? Pero mga katulad natin. Kasi kasalanan ng Inday yan eh. Kailan ba naglabas ng statement si Inday? Kailan ba nag-release ng statement na... Monday? Oh, Monday. Yeah. Monday, tapos Tuesday ng madaling araw, or Monday ng gabi, ayun, nagsabi nila na COVID. Eh, baka nilagda po sa statement ni Inday. Kasi dapat Sunday, may COVID na siya. Kasi hindi, Sunday pa siya hindi nagpapakita eh. Hmm. Bakla may terrorist attack, hindi ka wala kang... crush them. Wala man lang ganun, 'di ba si ano nga si PRD nga umuwi nga from uh-oh. Russia, hindi niya na-meet si Putin yes. eh. 'Di ba? Pero ang ano ko niyan is yun na nga parang nagbago na yung protocol ng COVID. So Sunday dapat meron ka ng COVID. So kasi nga doon ka pa lang hindi nagpakita, wala kang explanation kung ba't di ka nagpakita nung Sunday. Mm-hmm. Well, weekend naman so pwedeng bakasyon. So carry. So, alam mo, enjoy mo pag weekend, you know? Oo naman. Oh, diba? Kasi naman, si Joey kasi demanding. Actually, mali dun yung terorista eh. Ba't kasi siya weekend nagpasabog? Walang office nun eh. Oo. Ginawa niya ng Monday? Tapos yung Monday, wala rin. Ibig sabihin na call in sick. Sick leave. Kaya nagbomba-bomba yung terorista, Sunday, walang trabaho nun. Kaya nga, kaya, no? Sa trabaho. Timing. Oo. Kaya nga.
Pero yun, tapos ang feature pa talaga, meron talaga siyang mask, ganyan, emerald, parang, inaano ko na parang, anong point? Una, nasa outdoor ka. Di ba nasa outdoor yung picture-picture niya nung nagpipirma siya? Mm-hmm. So, sa parang, talaga? Parang, kailangan mo ng mask sa outdoor? Tapos, wala na, walang announcement na, okay, naka-quarantine po, pati si ganito, si ganyan. Kasi, yung unang nagka-COVID siya, yung galing siya ng Spain, nasa kama siya. Yeah. Payat na payat, walang maskara. At in-announce pa nila na pati yung mga household help ay naka-quarantine na rin. Oo. Pero ito talaga, siya lang talaga naka-quarantine. Siya lang. Eh, hindi naman daw na kasi pandemic. Hindi na daw pandemic. Eh, bakit siya nahawaan? Kung walang pandemic. Bakla! Na parang, sabi na kuwayan, girl. Alam nyo, ang walang ibang sisisihin dyan, kung bakit nagka-COVID yan, walang ibang sisisihin dyan kung hindi yung si BP. Kasi nagsalita eh. Kaya nagka-COVID. Oh. Kasi actually, diba? Si Inday talaga may kasalanan. Kailan ba nagsalita si Inday? Monday ng hapon. Monday Sunday nga? Pa siya wala eh. Sunday pa siya wala. Pero wala pa ano pa lang siya? Sunday pa lang siya wala. Pero in-announce na nagka-COVID siya Monday ng gabi. After nung salita ni Inday. After niya magsalita. Nung statement. Nagka-COVID bigla. Ah, nagka-COVID bigla? Oo, nagka-COVID bigla. Nagka-COVID so, bigla. Nung Sunday, bakla. Ewan ko ha, gano'n ba kabilis na ngayon ang COVID testing? 1 hour, 30 minutes, mga ganon. So diba? Tuesday lang nila nalaman? Monday ng madaling araw. Monday ng gabi. Mga Tuesday ng madaling araw, ganyan. Tuesday ng madaling araw lang nila nalaman? Dahil? Eh kasi nga nung Monday ng hapon, nagsalita si Inday. Nagsalita si Inday. So kung hindi nagsalita si Inday, wala siya COVID. Wala rin isolation. So bakit siya wala? Hindi natin alam. Hindi natin alam. Eh kasi nga nung, di ba nga alas 8 pumutok yung bomba nung Sunday. Sa Marawi. Ng umaga. Oo, alas 8 ng umaga. Yung statement ni PBBM, alas 12 sali. O no, na foreign terrorist daw yun. Hindi, mali naman kasi yung mga ganyang events, no? Kasi kung dapat ini-schedule nyo ito, yung gising na yung Pangulo, ganyan. No? Oh, na parang... kaya next time, yung mga terorista, please, wag weekend. Follow yung schedule, ha? Actually, may alam ako, no, na hindi ito related dito sa gobyernong ito, no? Basta, some leader in another country, no? So yung ano, yung parang yung sabihin na natin, yung Coast Guard ng bansang iyon, tinawagan yung isang official. Okay. Itong bansang ito, ano to eh, napapaligiran to ng tubig. Okay. Parang ano din, no? Parang alam, may alam akong ganyang bansa eh. Marami bansa. Japan, Indonesia, Malaysia, Singapore, US. Yeah. Okay. Ano okay. Naman to? Medyo may katagalan na itong pangyayaring ito, no? Mm-hmm. Tapos, may tinawagang opisyal. Sabi, Madam, may papasok na warship ng Emerut. Oh, bakit ako tinatawagan mo? Ano ba, bibigyan ko ba ito ng permission o hindi? Ganyan. Kasi nga, humihingi nga ng permission pumasok yung warship. Mm. In fairness naman dun sa bansang yun, humingi ng permission. Mm. Kahit hindi naman kailangan humingi ng permission. Mm-hmm. So, itawagan mo yung ano? Tawagan mo yung punong abala. Ganon! Mm-hmm. Pero nangyari kasi yung incident yun, mga 6 a.m. ganyan. Okay. Hindi siya makontak. Kasi nga natutulog kayo naman kasi 6 a.m. kayo magtatawa. So parang binigyan na lang ng permission. Kasi nga, tagal eh, nakatenga doon yung barko. Ano ba yan? Eh,
Kunong humingi lang naman ng permission mag-past, ano, no, dumaan, ganyan. So parang parang naman yung ano nito is 8 a.m. na ata nagising or hindi pa 8 a.m. hindi pa gising ng 8 a.m. Yung mga tanghali na ng ano na after yung tanghali nagising. So parang walang gumising dun sa punong abala. Pero ito yung nangyari ito sa ano to ha, ano nang demokratikong bansa rin. Hindi sa Pilipinas ha. Hindi to sa Pilipinas nangyari. Pero isa itong demokratikong bansa na napapaligiran ng tubig. Kasi nga pag oh, kasi pag sinabi ko ito, baka mamaya magalit sa akin itong bansang to, no? So, ano lang, respeto na lang. So, parang ganun din yon na, eh, kayo eh, bakit nyo ba inaabala yung tao? Eh, busy. Agage naman eh. Weekend pa, galing pa. Weekend pa. Kaya nga, alam... ano, no, ito yung, kaya ang panawagan namin dito, Tita Mirna, ang panawagan natin dito, dun sa mga problemang darating sa bansa, mahal na mahal po namin ang aming kongreso at ang aming pangulo. So therefore, kapag po maggagawa kayo ng problema dito sa bansa namin, ilagay nyo sa tamang oras. Tamang oras. Yes. Hindi, hindi, alam mo kasi ito si... Alam mo, Inday Sara, no, VP Sara, huwag ka magagalit sa akin. Ang dami mo kasi sinasabi. Eh, kung ikaw na lang kaya maging presidente. Oo, ikaw na lang kaya maging presidente. Ang dami ka lang ko sinasabi. Ang dami niya sinasabi. Sige nga. Parang magawa niya ano sinasabi niya. Ikaw nga diba? Mag-presidente. Oh. Wala niya. Ang dami, eh, ikaw, Sara, eh, ang dami-dami mo sinasabi. Ikaw na lang kaya maging presidente. Dami-dami mo sinasabi. Dami sinasabi ni Sara, eh, patunayan niya. Siya maging... Ikaw lang ang presidente! Sara rin eh! Kaya. No, Inday rin eh! Alam mo, si Inday Sara kasi, ang dami kasi niyang ano, ang dami kasi niyang gustong mangyari, yung mga tipong, may mga storya-storya pa siya na, related. Nandun ako nung nalago, nalagutan ng hininga, ang biktima ng NPA, ganyan. Pinanganak pa ba ang mga... Dami sinasabi ni Inday. Ikaw na magpresidente. Oh, siya na lang. Diba? Dami pa niyang sinasabi eh. Di siya ka. Oh, kasi... ikaw na kaya. Oh, ganun dapat. Diba? Kasi ganito, VP Sara, ha. Kasi kailangan diba? Parati kang nasa, kailangan parati kang nasa on the ground. Kasi dapat parati kang kaya ka ginaganyan ni Laila kasi kumukontra ka lang. Dapat parati kang nauuna sa on the ground. Yeah. Yun ang tama sa kanila. Dapat lagi siyang on the ground. Na oo, yung mga tipong paparating pala yung bagyo ng duka na girl sinasalunan. Correct. Oo, mauuna ka pang mag landfall sa bagyo. Dapat hindi ganon. Ang isa rin kasing mali kay ano no, kay Sara no. Ano eh laging may ginagawa na ganyan. Kumbaga siya nauunahan niya eh. Na inuunahan niya kasi Kaya dapat talaga para maano niya, siya kaya magpresidente no. Oh, tingnan natin. Daming alam, daming ginagawa. Ikaw na, siya na. Ano yun, nasasapawan niya eh. Diba? Hindi, alam ang problema kasi kay Inday. Eto ha, huwag kang magagalit, VP Sara, huwag kang magagalit. Huwag ka lang magagalit. Huwag magalit, huwag. Oo, kasi yun si Inday, matagal yung mag-decide. Kasi aalamin niya muna yung ganyan. Pero pag nag-decide na siya, hindi na siya, hindi na magbabagay yung isip niya. Hindi na siya mag-look back. Oo, kasi nga, pinag-isipan ko na to eh. Kaya, di ba? Hindi ka katulad. Alam mo, VP Inday Sara, ganito kasi ang tama, no? Makinig ka sa akin, VP Inday Sara, ha? Para matuto ka naman ng governance, no? Ay, matuto ka. Matuto si VP Sara ng governance kahit papano. Ganito, sige. Ha? Eto, yung mga tipong March 2023, inutusan mo yung military na yung CPP NPA, finish them off. Finish them off. Ganon. Oh, yeah, yeah.
May narinig na akong ganyan. Finish them. Oh. Tapos, after 9 months, nag-iba. O exploratory talks, ganun ang tama. Si Inday-Inday Saro, eh. Agreement with the devil. Agreement. Very firm. Wag dapat agreement. Wag ganun kasi, wag ganun eh. Alam mo, ganito Inday Sara, ganito, makinig ka. Yung magdidesisyon ka, pero, ano dapat, subject to change. Ganon! Well, O, tsaka dapat din, ano, walang isang salita si Inday. Diba? Kaya siya binabanatan kasi may isang salita eh. Kaya pinagtutulungan siya eh. Correct. Kasi kita mo siya. Dapat babago-bago Inday. Hindi po pwede yung dapat isang salita. Dapat babago-bago. Para hindi kasi ganito, BP Inday, makinig. Nako, makinig ka talaga about governance sa akin, no? Ganito. Huwag kasing ano, huwag kasi yung langako ka ng election tapos yun yung tutuparin mo. Huwag ganon. Dapat nangako ka sa election, pag nanalo ka na, iba yung gagawin mo. Ganon ang tama. Si Inday, ang hina ng sa governance. Paano, bakit kayo pa ito naging vice president? Mali naman kasi. Si Inday kasi masyadong tumutupad sa pinangako niya. Kaya tingnan mo tuloy. Dapat hindi ganun. Para hindi siya pagtutungan, di ba? Oo, oh, ayan na nga. Diba? Ito si Inday. Tumutupad sa pangako niya. Dapat hindi ganun. Hindi dapat ganyan. Like, sa alimbawa, ito. Nung election, napag-usapan nyo ni BBM, yun ni team, na no to CPPNP. Inaway-away niyo pa si Lenny noon. Kasi nga, si Lenny, ka-MM root ng ano, ng Makabayan Black. Oh. Yeah. Tapos ngayon, Inday, ba't hindi ka makipag-chami-chami sa kanila? Sa Makabayan Black? Oh, ganun dapat, Inday. Mali naman ka, Inday. Mali, oo nga. Tapos ngayon, dapat, lagi siya ang nauuna pag may mga disaster, nandun siya. Eh, siya kaya magtagulo, ano? Oo, dapat ganun. Kasi naman, ang hirap-hirap, alam mo, mali naman kasi ang Inday yung diskarte mo sa buhay eh, no? Dapat ganito, no? Ganito. Halimbawa, inaway-away mo, tinawag mo na diktador yung tao. Tapos nung pinalaya mo na, ikaw na yung best friend. Ganon. Ay, oo nga, no? Dapat may ganon si Inday, no? Mali naman kasing lyrics ng kanta eh. Oo, may kanta. Pati nung binabasa ko, napapakanta tuloy ako. Inisip ko pa kung anong tono. Ano nga ano nito tono? Dapat, ang kanta, ang theme song noon is, Adik sa'yo. Sabi, Mir, bakit ka tumatawa, Mina? Alam ko na pangit ang boses ko, Tita Mir. O, yung boses mo kasi wala sa tono. Ayusin mo yung ano. Oo. Medyo ano yung hindi masyadong klaro. Mhm. Iklaro sandali, mo. Yung adik sa'yo. Sandali daw. Kailan ba yung F1 sa Dubai? F1 Dubai. Oo, kailan ba 'yan? Mabilis. Mabilis tayo diyan. Makaganyan. walang COVID. Well, kahit may COVID siguro, magmamas lang, 'di ba? Mabilis tayo dyan. Get up your... sabi daw, nasa Dubai daw ang friend. Nasa Dubai daw si BBM, sabi ng friend niya. Naku, hindi kami naniniwala dyan, basta may picture. Huwag po tayo magpakalat ng fake news, baka patawag tayo ng kongreso dyan. Baka mapatawag. Huwag kang magbanggit. Baka mapatawag. November 24 to 26. Abu Dhabi. Abu Dhabi. Hindi totoo yan. So, hindi totoo na nandun siya. Kasi nga, fake news yan. Sabi daw, nasa Dubai daw this weekend. Hindi nga totoo kasi nga, nung Saturday, may pa-concert sa Palasyo. Ngayon, tuwing may pa-concert, ganda ko siya, Tita Mir, na ano, alam niyo na namang galaw ng mga bagets. Pagkatapos ng pa-concert, may after party yan. Oh, may fireworks nga daw eh. Yes, may after party. So, ngayon, syempre, Saturday, job well done sila, 1 week.
Job well done. Ganda ng Pilipinas. 1 week. Party mo na. Siyempre, pag Sunday, alam mo naman, pag Sunday, break, no, talaga. Hirap ng, break talaga yan. Break talaga. Enjoy, enjoy yan lang, talaga. Yan ang mali sa'yo, Inday. Dapat nakiparty ka eh. Correct. Yun nga eh. Si Inday kasi puro ano eh. Trabaho-trabaho. Walang ano eh, party-party. Parang ang ano no ni Inday, ang boring kasi puro trabaho siya eh. Di walang happy. Ang bundok. Diba? Ganyan, nagtatanim ng puno. Tapos nung mayor, buntis, nakikipagsagipaan sa terorista. Diba? Ano ba yan? Nung mayor, buntis, pagkatas na uhuli ng terorista. Kaya lumalaban sa... Ang ano, ang boring ng life ni Inday. Dapat, hindi mo after party concert, ganun. F1 racing, ganun. Yan tuloy, nagsalita pa siya, ayan, nagka-COVID tuloy. Oo. Isang, hindi tuloy natin makita. Isang putak ni Inday. Lagmat. Hindi, ang nakakaloka, naglagay lang talaga sila ng picture. Pero naka-pover talaga yung face niya, no? Talagang, parang, sir, hindi naman magka-COVID yung kasama ninyo, eh. Correct. Kasi nasa outdoor kayo. Hindi ba, bakit kailangan meron pang cover ng face? Pwede namang wala, tapos magsalita ka, mga kababayan ko, bilib ako sa kulay ko. Ako correct. Ay, Pilipino, ganon. Sas, masyado mo namang inaano. Kaya nakaano yun, siyempre, para malaman ng, makita ng tao na ano siya, hirap na hirap siya. Hindi na ayaw required na ano eh. Actually, may ano na eh, may policy na na... Tapos hindi ka pa rin naniniwala, Sas. Nakamas na nga. Hindi ka pa rin naniniwala. May black eye. Wala po siyang black eye sa picture. Ang nakatakip po is two face. Kaya nga, so, nakatakip nga sir. Alam mo, feeling ko, kasi nangyari sa akin to madalas nung bata ako. Kasi nung mommy, may anak ba kayo, mommy? Meron. 'Di ba alam niyo yung mga gawain ng mga bata, kain sa ano sa kama, galit na galit yung mga nanay. Kumakain ka na lang sa kama mo. Ganyan ganyan. Eh mahili ako magganyan mga chichirya, syempre nahuhulog-hulog. May ipis. Tapos pagising ko namamaga yung nguso ko. Tapos alam mo, papasok ka ng eskwalahan. Siyempre, gaga, hindi ka naman excuse na kinagat ka ng ipis sa nguso. That's not an excuse. So, papasok ka, yung chest lock mo, magang-maga. Tapos ngayon ikaw, nagamyan ka parati. Kasi nga, maga yung nguso mo. Pagkakarang, bakit kinagamyan? Tapos mapakita mo sa teacher mo, ay, takpan mo, ganyan. Baka ganun. Baka ganun. Nakagat ng ipis. Bakit parang kumain ng teacher niya sa kama? Baka, kasi, ang biruin mo, reason nila yan, seriously, no, COVID, hindi na ganun kaano ngayon yan, hindi ba? Pero nagiging rason pa para maging excuse, you know? Ginamit pang excuse ang yan. Lame, ang lame, pero... Hindi, ganito ah, naka-isolate ka, for 5 days, sabi. Isolated for 5 days. Baka ano, pababain mo na. So, ibig sabihin, wala ka dapat, di ba? Isolated eh, di ka dapat papakita. Pero, nagpakita rin sila. Nagpakita rin siya. Kung ano. Parang gusto kong malaman na, ano ba pinagkaiba nung Monday, ng Sunday sa Tuesday? Eh, hindi pa naman tapos yung, paano ba yung isolation? Na parang, amid the isolation, pumirma siya ng batas. Bakla. Hindi ba mas maganda na kahit may COVID ang Pangulo, ia-address niya ang bayan sa nangyaring ito. Pero yun talaga yung kanilang, yun talaga yung kanilang bida-bida, no? Kahit may COVID siya, pumirma pa rin po siya ng batas, pero may nakalagay na sign. Natatawa nga ako sa post mo, Joey. Sabi mo, ayusin niyo ang petsa niyo. Oh, nakakatawa kasi. Diba? At tawag dito, nakita mo ba yun, Sas? Nag-post yung ano, nagpost sila December 3. So, December 3, meron daw event, kineme. Pagkatapos, December 2, nagpost sila nung event. December 3, nagpost na naman sila nung same event.
alas 8 ng umaga, sumabog na yung bomba sa Marawi. Sinaulo rin itong Presidential Communications PCO. Office. Mga pahamak din eh. Tapos lahat ng tao, syempre, naghahanap sa Pangulo. Pagkatapos, nag-post kayo, walang date ng December 3. Tapos ang sinabi niya doon sa write-up, ngayong araw na to, nakipagkita ang Pangulo sa mga kemerut-kemerut. Mas inuna pa. Hindi, bakit? Bakit hindi niyo kunan yung nakipagkita? Hindi, may mga pictures nga. May mga pictures silang pinost nilagay. Pinost nga. Pinost nga nila bakit? Yung mga pictures. Hindi, bakit? Di ba sabi daw nakikipag-meeting sa Zoom? Eh, ba't hindi yung picturean yung Zoom meeting? Ayos, oh, ano yeah. Na. Oo. Alam mo, hirap na rin sila eh kung paano gagawin. At hindi naman talaga yun ang nangyayari. Hindi, kasi ganito ha, kayo, Joey, Tita Mirna, kung ako lang naman, no? Eh, hindi naman symptomatic yung presidente. Di ba? Nakaupo-upo pa nga siya dyan. Mukhang malusog. Ganyan. Ibig sabihin, asymptomatic. Oh, yeah. Yung pwede siya. Asymptomatic. Pwede ba yung gumaling ka agad sa malalang COVID mo in 2 days? Ano yun? Kaya masin ko na bago na protocol na COVID. Mas maganda na okay, nahawa po ang presidente sa COVID. Kasi nga, eh, yung presidente lang pala yung kailangan i-isolate. So, pwede rin siya mag-message noong Sunday. Kasi siya lang naman pala pwede i-isolate. Siya lang naman kailangan i-isolate eh. So, nag-message siya noon. Tapos sabihin niyo later on, may COVID po ang Pangulo, pero pinili po niyang i-address pa rin ang bayan sa panahon yun. Mas maganda yung banat. Makinigay sa akin, mas magandang banat yan kaysa after 3 days, ay mapalagay niyo. I mean, isolation, pumirma siya ng bata. Oo. Bakla. Gaano ba kahirap yung pumirma ka ng batas na may nakalagay na sign here? And in the first place, pipirma lang yung pampinakita nila, my goodness. Okay. Dapat nandun si Direk Daryl, no? Para kahit paano maayos ba? Kung ano man yung dapat ipakita. Paano yung mga katanggap-tanggap? Diba? Dapat may kagaya ni Derek Daryl. Hindi. Kita mo yung ano niya, yung unang beses siya nagka-COVID, yung nung talagang namaya talaga siya. Yung 2021. 2020. Diba? Nandun ka. Tapos, wala kang maskara. Nakita ng mga tao yung kalagayan mo. Tapos nagpapa-interview ko pa sa media para warningan yung mga tao about COVID, ganyan. Papaalala. Pero ngayon, girl, parang... Mm-mm. Ano eksena yan? May mask ka pa na ba? Iba. Iba ngayon. Third COVID na niya, no? Pero hindi siya lang yung naka-isolate. Oo. Ang inang COVID to, no, bago yung COVID protocol. True. Ay, di ba? Ang gagaling nga ngayon eh. Kung ano gusto nila nangyayari. Oh. Malakas ang pwersa. Nang ano? ng mga kagaguhan nila, you know? Malakas ang pwersa nila. Kung ano yung gusto nilang mangyari. Kung ano yung gusto nilang i-picture out sa mga tao. Yun ang ginagawa nila. Nag-aakaya sila ng... ganyan. Hindi, kaya nga ngayon, nagkakaroon ng mga haka-haka. Kasi nga, may mga ganitong eksena. Nasabi mo, may COVID ka. So, nagka-COVID ka, malamang, kasi 4 days yan, 4 days ang incubation eh, para maglumabas na positive ka. Pero even then, kahit hindi ka pa nagpa-positive, nakakahawa ka pa rin, mm-hmm. Nakakahawa ka pa rin, no? Tapos, bida-bida ka pa na nakisalamuha ka sa mga tao, wala kang maskara. Wala kang ganito. Wala kang giving sa mga bata. Nag-giving sa mga bata, nag-concert, nag-emerut. Tapos, i-announce mo may COVID ka, paano naman yung mga nakasalamuha mo? Alam mo, yung kasing COVID niya, ano yan eh, biglaan dahil nga, na ni Inday. Special. Hindi, ano po to, ang COVID po niya, biglaan. Ay ano po to, bagong strain po ito.
Oh. Ano po to? COVID on demand. Yeah. Talagang kailangan magka-COVID. Parang ganon. Kung kailan lang kailangan at kung kailan lang mapapakinabangan. Yes. Oh, no? Swerte, no? Nakakakuha sila ng mga ano. Diyos para me. Ano? May dahilan. Oh, sige na mga ating kot. May appointment kami sa doctor. Ayan. Okay. Thank you. Salamat. Stay safe. Okay. Bye-bye. Okay. Bye-bye po. Ayan. Sas, ano, pag-usapan natin yung ano, before tayo magpaalamanan, yung ano, hacking sa PCSO. Saka meron pa isa yung ano daw, parang Air Force something. Ano Air Force? Anong? I don't know. Basta meron din isang ano ng gobyerno. Ganun din, mga porn. Ah, talaga? Nakakaloka. Actually, napapansin ko to eh. Kasi yung ano, yung sa personal ko na Facebook account, meron akong mga fina-follow na mga gardening kineme. Tapos biglang all of a sudden, bigla na lang silang, yung mga my day nila, may mga magpa-pop up na lang ng mga ano, ng mga nude na mga babae, ganyan. Tapos yung mga bakat-bakat, yung mga ganun. Bakit kaya? I don't know. Feeling ko meron silang mga pinupuntahang sites. Tapos baka ano yan eh, baka worm. Baka ano, karamihan ng mga, baka nga merong malware, hindi hacking. Mm-hmm. Tapos naka-hook up sa Facebook. Baka nag-login sila through Facebook. So yun. Karamihan ng mga ganyan, mga porn sites talaga. Tapos, mada-download mo siguro worm or malware. Tapos, may ganon. Pero, hindi rin natin maano na siguro malibog lang talaga yun. Pero kasi sa PCSO. Sa PCSO. Diba? Kipay ko, kipay. Diba? Kaya sa PCSO, hala kung yung my day nyo nakahack, paano pa kaya yung mga numbers dyan ng lotto combination? Diba? Alam mo, hindi ko mag-gets yung nahahack yung page. Mm-hmm. Kasi pwede ka lang mag-post sa page kung admin ka. Mm-hmm. Yung admin o yung meron kang authorization to post. Mm-hmm. So, exactly. So, sino yung admin nyo dyan? Na kasi makikita mo kung sino nag-post yun eh. Oo. Kaya hindi mo pwedeng nasabihin na ha. Kasi makikita mo, alam ba, lima kayong admin? Oo. Alam ba, lima kayong admin? Oo. Pag sinabi mo kasing hacking, ano eh, ang tawag dito, binreach yung access. Eh, ito. Hindi nga po pwede yun eh. Mm-hmm. Dapat, makikita mo kung sino nag-post. Halimbawa, tatlo kayong may access mag-post. Yung ikaw, Joey, admin ako sa, meron ako authorization to post sa page mo. Mm-hmm. Pag nag-post ako, nakalagay doon. Posted by. Who posted it? Oo, may okay. Nakalagay. Kung sino doon sa admin. Mm-hmm. So ito, makikita mo kung sino nag-post nito. Kung siya yung na-hack, paano siya na-hack? Mm-hmm. Eh, sino man nakakaalam na admin siya? Alam mo yun na parang... Gets mo? So, ganun ang eksena ng buhay. So, ang chika, ewan ko, bakit ako hindi naman ako nahak? Oo nga eh. Hindi ka rin masyado, ibang phone daw kasi yung gamit mo for the corn site. Actually, ibang phone naman yung gamit ko sa porn site. So, 'di ba ganun kasi? Just me. Oo, pero kasi hindi kasi ang ano niya, hindi kasi PCSO, pagkatapos isang ng cellphone gamit niyo. Hindi, ang ano niyan is baka mahirap kasi paano ka magma-my day? Paano mo siya ipo-post sa my day mo? Kasi admin talaga ang nag-post niyan. Uh-oh. Pero, ang feeling ko niyan, baka hindi siya nakapag-change ng
hindi siya nakapag-change. Oo. Naka-login pa rin siya sa PC o Facebook niya. Pero gusto niya sana mag-post sa kanyang private MA. Oo. Malamang yan yung merong in-access na site, tapos in accessing the site, papipiliin ka eh na parang login through Kinemerlu, Facebook yung pinili niya. Oh, ayan. Yes, tapos ang nangyayari niyan means siguro, meron na parang okay, share this on your Facebook, parang may ganyan siguro. Tapos hindi niya alam, naka-login pa rin siya sa PCSO site. So, ano oras ba nangyari yan? Saturday, Sunday? This morning yata. Today, this morning. Hmm. Oh, may malibog this morning. That's just it. Siyempre, so, pagising sa umaga. Yes! Termo ng almusal. Ano, batibot ang almusal. So, ganun ang eksena. So, ako naman, hindi ko naman siya masisisi, no? Parang, go ahead, sex positivity. Anyway, so, drama lang daw yan. Eh, ako naman, parang, my God. Yun na lang. Or baka may disgruntled na employee. Oo. Na may access, no? Actually, yun yung isa sa tinitingnan ko. Baka merong bad trip. Meron baka yan. Baka meron pa parin sa'yo na employee pagkatas ito, babuyin ko yung page ninyo. Ganyan. Diba? Oo, may mga ganyang eksena. Parati namang may ganyan, girl. So, ang ganap is mag-ingat na lang kayo minsan. O di, i-access nyo kasi sa website. Gamitin nyo naman kasi yung personal computer nyo. Tapos huwag kayong mag-login using your Facebook. Oo. Ganun lang kasimple. Diba? So, gumamit kayo ng ano, ng private na connection na ano. Oo. Diba? Ang hina naman ng gobyerno, ang dalas maha. Oh well, uso naman siya eh. So, might as well. Sige na girl, ang dami na nating na-discuss sa buhay na to. Oo nga. Hosha. Bye, everyone. Bye! Express natin ang love for the Congress! We love you, Congress! We love you, Congress! Bye.